isang dalagang estudyanteng bigo sa pag-ibig, umibig sa isang bodyguard ng prinsipe. Umaga pa lang ay daig pa ang manok na putak ang inay. Nariyan at parang inaasing bulate dahil dadating ang aming pinakamatandang kapatid galing Saudi kasama ang kanyang asawang Arabo. Ano ba naman yan, Lianne? Tanghali na, bangon na. Baka matraffic tayo sa EDSA niyan. Sigaw ng kanyang inay. Puyat ka ng puyat, ate. Wala ka namang jowa. Ano ginagawa mo? Nagbibilang ng alikabok? Sabad ng kanyang nakababatang kapatid na si Levi. Ay, si inay masyadong excited. Alas 5 pa lang, inay. Nasa himpapawid pa sila. Tsaka pakialam mo ba, Levi? Naghahanap nga ako ng jowa kaya nagpupuyat ako. Pasigaw din niyang sagot sa mga ito. Magtigil ka nga dyan, Lianne. Hindi pa nga nakaka-move on ang itay sa ate mo para kang iniigihan. Sermon ng kanyang inay. Napakamot naman sa ulo si Lianne at pumasok na sa banyo para maligo. Fourth year college na si Lianne sa kolehiyo sa kursong nurse. Minsan na siyang nabigo sa pag-ibig nang ang kanyang kasintahan ay makabuntis ng kanyang kaeskwela. Hindi niya rin masisi ito dahil talaga namang boring siyang kasintahan. Hindi siya sumasama sa mga gimmick, maski date, at hindi niya pinapayagan na mag-corner sila sa isang lugar na walang kasama. Tuon din siya sa pag-aaral dahil bawat minuto ay mahalaga sa kanya. Lalo pat ang kanyang ate ang nagsasakripisyo para makapagpatuloy sila sa pag-aaral. Iniyak niya lang ito ng sandali at hindi na iyon muling ininda. Hindi siya masyadong nagpa-apekto dahil naniniwala siya na mabubuhay siya na wala ito. Nang matapos siyang maligo, ay nagsuot lamang siya ng jeans, puting t-shirt at pinaresan niya ito ng putiding rubber shoes at lumabas na. Aba inay, pinagmamadali mo ako tingnan mo nga ang itay, hindi pa man lang nakapaligo. Bulong niya sa inay nang makitang nakaupo lang sa sofa ang itay at pakape-kape. Huwag mo na pansinin ang itay mong parang bata, ganting bulong ng inay niya. Sumakay na nga sila sa jeep na inarkila ng kanyang inay. Minsan ay napapaisip na lang siya, sino ba ang abnormal sa mga magulang niya? Yung tatay niya bang sumpungin o yung nanay niyang umarkila ng jeep para sakyan ng prinsipeng na pangasawa ng kanyang ate. Nagtatalak na nga ang kanyang inay nang sila'y abuti ng traffic sa EDSA. Pati siya ay basa na ng pawis. Halos malusaw ang kanyang foundation sa sobrang init. Nasa entrance pa lang sila ng airport ay natatanaw niya ang tatlong naggagopuhang nakatayo at wari mo'y naiinip. At sa likod ng mga ito ay nakaupo ang kanyang ate na halos hindi niya makilala dahil sa pagbabago ng anyo nito. Katabi at kahawak kamay ang lalaking parang model ng Levi's sa mga magazine. Nagmadali na siyang hinila ng kanyang inay palapit sa mga ito. At mistulang MMK ang ihip ng hangin dahil nag-iyakan pa silang mag-iina bago pinakilala ang asawa ng kanyang ate at ang tatlong bodyguard nito. Ni hindi mapagkakamalang bodyguard ang mga ito dahil sa mga mukha nitong mas gwapo pa sa mga artista ng Pinas. Matapos ang kaunting pakilanlan at kamustahan, ay nagdesisyon na ang mga itong lumisan sa airport. Kukunin sana niya para hilahin ang isang maleta nang magsabay ang kamay nila sa pagdampot ng isang bodyguard na nagngangalang Lance. Tila na kuryente naman si Lianne sa pagdilit ng kanyang kamay sa lalaki. "Let me handle this, miss," sabi pa nito. Naiilang nang umiti naman si Lianne. "Okay," sagot niya. "Inibe, wig ako, sir. Medyo meripik ako," bulong ni Lianne na hindi nakataka sa pandinig ni Lance at naging dahilan ng pagngiti nito. Natuod naman ang dalagang si Lianne nang lumabas ang pantay-pantay nitong ngipin sa pagngiti nito at lalo pang kinilig. Pero gayon paman
ay hindi niya pinahalata dito ang kanyang kilig dahil ayaw niyang isipin ito na marurupok ang Pinay sa pag-aakalang isa itong Arabo. Nagkaletse-letse na ang biyahe nang masiraan ang jeep sa kalagitnaan ng EDSA at nagmistulang night shining armor naman ang tingin ni Lianne kay Lance nang makitang umalis ito at pagbalik ay may dalang bagong-bagong van na di pa naaalikabukan. At dahil sadyang bidabida si Lianne ay sa front seat siya sumakay. Mahaba ang biyahe pa uwi sa probinsya, kaya naman nakatulog ang inay at mag-asawa. Tanging siya at ang tatlong bodyguard ang nananatiling gising, kaya naman di na napigilan ni Lianne. Nagsalita na siya at kinausap na ang abala sa pagda-drive na si Lance. "Psst, hey, is it nice to live in UAE?" simula ni Lianne para pawiin ang awkward na paligid. "Yeah, the foods there are very affordable and the people are nice," sagot nito. "Really? I wish I can go there," saad niya. Hindi na muli itong nagsalita, pero makulit si Lianne. "Maybe your wife is beautiful because Arab women are gorgeous," sabi pa niya. "Ha? Yeah, Arab women are gorgeous, but Pinay are different and I'm not yet married," napapakamot sa ulong sabi nito. "Sher, baka ako na hinihintay mo," mahinang sabi ni Lianne. "What?" Natatawa pero pinipigilang sabi ni Lance. "Nothing, I said, just wait for the right time, sir," palusot ni Lianne. "Okay, stop calling me sir, call me Lance. I'm just 26 years old," saway niya dito. Ang sungit-sungit naman ito, buti na lang gwapo, mahinang sabi ni Lianne. Tahimik namang nakikinig si Lance. Kaninang-kanina pa siya nagpipigil ng tawa. Magkapatid na sila ni Lorraine, masyadong jolly. Ligtas na nakarating ang mga ito sa paroroonan. Napapatawang nakapanood si Lianne sa mala-MMK na pagsalubong ng kanilang itay sa kanyang ate. "Ate Lianne, psst!" tawag ng bunsong si Levi. "Ano ga?" naiiyamot na sagot niya sa nangunguhit na kapatid. "Ang gugwapo naman ng mga bodyguard ni kuya, mga yami. Baka pagkakataon mo na to, hindi ka natatandang dalaga," nangungutya pang sabi nito. "Nako, tigil-tigilan mo ako, Levi. Gwapo lang yan, pero masusungit. Lalo na yung nakadikit mong yan." Walang kagatol-gatol na sabi ni Lianne. "Ate, hinahinaan mo naman ang boses mo. Rinig na rinig ka," saway ni Levi. "Hindi naman tayo naiintindihan yan. Kahit sabihan mo pa yan ng gago." Nakangising pagmamaigi ni Lianne sa kapatid nang biglang maubos si Lance sa narinig. Pero hindi pa rin siya nagpahalata na naiintindihan niya ang mga ito. Nagtawanan pa ang dalawang magkapatid. "Pero yan talaga ang type ko. Kaso saksakan ng ilap," bulong pa ni Lianne sa kapatid. "Gamitin mo na ang bertod mo, ate," natatawang sabi ni Levi sa kapatid. Nang magagabi na, ay maagang nagpahinga ang karamihan dahil sa pagod sa biyahe. Habang pababa si Lianne sa sala, ay namataan niyang may nanonood ng probinsyano sa kanilang telebisyon. Sinilip-silip niya ito, at ito ay walang iba kung hindi si Lance. Titig na titig sa bawat kaganapan sa telebisyon, at hindi na napansin ang paglapit niya. Dahil maloko si Lianne, ay binulaga niya ito. "Wah!" sigaw ni Lianne, sabay talon sa harapan ni Lance. Sa gulat ni Lance ay nahugot niya ang baril na nakasukbit sa kanyang bewang. Dahil doon, ay bigla namang tinaas ni Lianne ang kanyang kamay, tanda ng pagsuko. "Wah!" Kung kanina ay sigaw na ang pagugulat, ngayon ay sigaw sa takot ang ginawa ni Lianne. "Shit!" bulong ni Lance. "Please, don't do it again. I almost shot you," irita nitong sabi. "I will never do it again," sabi ni Lianne na nakataas pa rin ang kamay. "But please, stop pointing me with the gun," sabi pa ni Lianne, sabay nguso sa baril na nasa harap pa rin niya at nakatutok. "Oo, my bad,"
"Stop playing around." Masungit pa ring sabi ni Lance. "What are you doing here?" tanong niya kay Lance. "Isn't obvious that I'm watching?" Iritadong sagot nito. "As if namang naiintindihan mo," nakangusong sabi ni Lian. "What?" tanong nito. "As if you understand the movie," masungit ding sabi ni Lian at umupo sa tabi ni Lance. Sa laki ng space ay sinadya niyang tumabi dito. "I can understand their actions," palusot nito. "Gwapo nga, parang si Raulo naman," bulong pa ni Lian nang bigla itong nasamid at biglang tumayo. "I'm sleepy, good night." Walang kaemosyon-emosyong sabi nito at lumakad na paakyat ng second floor quest room. "Weirdo," pahabol na sigaw ni Lian dito. Kinabukasan ay maagang nagising si Lian. Excited na bumangon siya at pumasok sa CR para maghilamos at mag-toothbrush. Masaya palang gumising pag may mga gwapong bodyguard sa bahay. Malanding bulong niya sa sarili. Lumabas na siya sa kanyang kwarto na pakanta-kanta pa nang makasalubong niya ang kanyang itay. "Aba-aba, may himala, maagang gumising ang aming senyorita," pang-aasar pa nito. "Itay naman, sinasanay ko na ho, malapit na ang pasukan," sabi na lang niya habang napapakamot sa ulo. Bago siya bumaba sa hagdan, ay narinig niyang tumatawa ang kanyang ate sa kabilang dako ng second floor. Maliban pa sa malakas na tawa, ay may nauulinagan siyang boses na pamilyar sa kanya. Gumana ang kanyang pagkatsismosa kaya naman, hinay-hinay siyang naglakad palapit at nang malapit na siya, ay nakita niyang kausap nito si Lance. "Pwede ka naman siguro dumalaw sa pamilya mo. Safe naman si Hakim dito, lalo pat wala naman nakakakilala sa kanya," sabi ng kanyang ate sa lalaking si Lance. Medyo naguluhan si Lian sa nangyayari. Naiisip na rin niyang nababaliw na ang ate niya. "Baka mamaya na Lorraine, hindi pa rin alam nila mama na nakauwi ako," sagot nito na nakapagpanganga sa kanya. Tuwid na tuwid ang Tagalog nito. Dahil sa pagnganga ay nasamid siya at napansin siya ng kanyang ate na nakaharap sa kanya habang nakatalikod naman si Lance sa kinaroroonan niya. "O Lian, nandyan ka pala," puna ng ate niya sa kanya. "Oo ate, marunong siya magtagalog?" Mahina at pasinyas na saad niya. "Oo, kababayan natin to, Tagalago na siya," nagkibit balikat lang na sabi ni Lorraine sa kanya. Bigla siyang namutla at napaatras sa mga natuklasan. "Ate, saglit, may nakalimutan ako sa kwarto," palusot ni Lian at tumakbo na sa kanyang kwarto. Ngayong alam na ni Lian na Pinoy ang binata, itutuloy pa kaya niya ang planong pakikipagmabutihan dito at paano niya ito haharapin sa kabila ng mga salitang nasabi niya dito. Dahil sa natuklasan, ay hindi mapalagay si Lian sa isiping lahat pala ng mga pinagsasabi niya ay naintindihan ng lalaki. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto niya at bumalik ng higa sa kama at inuntog-untog ang sarili sa headboard nito. "Baliw ka, Lian. Paano na yan? Nakakahiya." Parang baliw na kinakausap niya ang sarili habang sinasabunutan. Hindi na rin siya nagpakalabas-labas pa ng kwarto dahil natatakot siyang makasalamuha ulit ito. Inabot na siya ng alas 10 sa paulit-ulit niyang paguntog at sabunot sa kanyang sarili hanggang sa hindi na nakatiis sa gutom, kaya nagpa siya ng lumabas. Para siyang isang magnanakaw na hinay-hinay pagsasara ng kanyang kwarto at palingalingang bumaba ng hagdan. Ligtas naman siyang nakarating sa kusina na hindi nakikita ang binata. Bilis-bilis siyang kumuha ng pagkain at umupo para kumain. At habang sumusubo siya ng malalaki, ay tsaka naman ito biglang lumitaw sa pintuan sa harap niya. Dahil sa gulat niya, ay nasamid niya at nasupla lahat ng pagkain nasa bunganga. Hinagod-hagod niya ang dibdib habang umiinom ng tubig nang magsalita ito. "Uy, kuntik ka na magulat. Oops, kuntik na ako magtagalog," sabi nito na may halong pang-aasar sabay ng malutong na tawa. Nanlisik naman ang mata ni Lian dahil dito
ang kaninang nararamdaman niyang hiya ay napalitan ng pagkairita. Akala ko talaga sa babae lang uso yung plastic at mapagpanggap. Di ko alam na pati pala sa mga lalaki ganun din. Sabi ni Lianne, ay bakit? Sinabi ko ba sa'yo na mag-English ka pagkausap mo ako? Sinabi ko bang di ako nakakaintindi ng Tagalog? Saad ni Lance na nakataas ang kabilang kilay. Oo nga naman, isip-isip ni Lianne. Pakialam mo, kung sana di mo intensyon magpanggap, hindi sana at least man lang sinagot mo ako sa wika natin. Masungit pa rin sabi ni Lianne, kasalanan ko ba na mahilig kang mangutya ng tao? Sinabihan mo pa nga ako ng gago at baliw? Ganting pagsusungit ni Lance. Inalala ni Lianne ang mga pinagsasabi niya dito. At nang maalala ito, ay bigla siyang napakagat labi at hindi na muling nagsalita pa. O diba guilty ka? Dagdag nito. Hindi naman kita kinutsa, totoo lahat ng sinabi ko. Masungit ka naman talaga. Nakalabing pangangatwiran ni Lianne. Whatever, kumain ka na lang ng maayos, para kang baboy. Pang-aasar ni Lance kay Lianne. Pinalis-palis ni Lianne ang kanyang muka na may mga nakadikit na kanin. Ang presko ng mokong, bulong niya. Nang makatapos siyang kumain, ay lumabas siya sa likod ng bahay para magpahangin. Nagtungo siya sa duya na nakatali sa puno ng mangga. Habang lumalanghap ng sariwang hangin, ay narinig niyang may nagsasalita sa may likod ng puno. At kahit di niya ito silipin, ay alam na alam niya kung sino ito. Uuwi na ako, love. Mamayang hapon, magpapaalam ako kay Sir Hakim para madalaw ko na kayo. Miss ko na kayo, sabi nito. Biglang nagpanting ang tenga ni Lianne nang marinig ang salitang love. Kaya naman pala masungit kasi may love-love. Nakangiwing sabi ni Lianne sa sarili. May isang talent ka pa pala, chismosa ka rin pala, sabi bigla ng lalaking nakatayo na pala sa kanyang harapan. Ninusuan niya lang ang binata at nagpatay mali siya. May naririnig ka ba, chik-chik? Sabay tanong ni Lianne sa manok na nasa harap niya. Umikot-ikot ang mata ni Lianne sa ginawa ng babae. Kanina pa siya nang gagalaiti dito, pero natutuwa siya dito dahil masarap itong paglaruan. Dahil nga wala naman masyadong nakakakilala kay boss niya sa lugar na iyon, ay hindi na masyadong mabigat ang trabaho niya. Para na lang siyang nagbabakasyon. Lance ang pangalan ko, hindi sungit at lalong hindi gago. Mahinahong sabi ni Lance. Alam ko, mabilis na sagot ni Lianne. Alam mo naman pala eh, bakit kung ano-ano tinatawag mo sa akin? Napapakamot sa ulong sabi ni Lance. Gusto ko eh, sagot naman niya. Maganda dito sa lugar niyo no, masarap ang ihip ng hangin at tahimik paggabi. Pagliliko ni Lianne sa usapan. Umupo na rin siya sa upuan na nakapako sa puno ng mangga. Oo naman, maliban kasi sa mga chismosa sa kanto, walang ibang maingay dito, sagot ni Lianne. Ilang taon ka na, Lianne? Biglang tanong ni Lance. Ako? Mag-24 na ako next month. Gagraduate na ako sa March sa kursong nursing. Pagpapakilala niya dito. Nagiging komportable na ang paligid para sa kanilang dalawa. Ah, mabuti naman kung ganun. Ako, nagtapos ng civil engineering, pero hindi ko din nagamit ang pinag-aralan ko dahil madaming mga kaganapan sa buhay. Pero gusto ko ang trabaho ko ngayon. Para nga sa akin, mas maganda pa ang trabaho ko ngayon. Dahil sa trabahong ito, nakapagpatayo kami ng pharmacy at napagpaaral ko lahat ng mga kapatid ko. Mahabang saad ni Lance. Tahimik na nakikinig sa kanya si Lianne. Malaki pala sweldo mo, sabi ni Lianne. Personal bodyguard ako ng ate mo. Dati talaga kay Prinsipe Hakim. Pero simula nung nakidnap si Lorraine, siya na binabantayan ko, sabi ni Lance. Una ay patango-tango lang si Lianne at nang mag-sink in sa kanya ang sinasabi nito ay, ha? Ano? Nakidnap ang ate? Malakas na sabi ni Lianne. Halos nanlalaki pa ang mata nito. Bigla siyang nilapitan ni Lance ng pagkalapit-lapit at tinakpan ang kanyang bibig. Nagmistulang nakayakap si Lance sa babae
nang dumulas ang kanyang paa at nalaglag silang dalawa sa lupa. Mabilis na bumangon si Lance at hinikit pataas ang babae, ngunit di alintana ni Lianne ang pagyakap at pagkahulog nila. "Ano sabi mo? Nakidnap si ate?" ulit na tanong ni Lianne. "Shh, ano ba? Sabing huwag maingay," saway ni Lance dito. "Oo nga, sa Saudi, pero wala namang nangyari sa kanyang masama. Mabilis namin siyang hinanap ni Sir Hakim at napagbayad namin ang gumawa nun sa kanya," pagpapaliwanag niya dito. Tsaka lamang huminahon si Lianne nang biglang may kalukuhan siyang naisip. "Personal bodyguard ka ni ate, no? Kapatid ko siya kaya babantayan mo rin ako." Nakataas ang babang sabi niya dito na animoy nag-uutos. "Hoy, teka, bakit asawa ka ba ni Sir Hakim? At may panganib ba na nakasunod sa'yo?" Nakataas baba ding sabi ni Lance. "Ikaw, baka mamaya manganib ka," biro ni Lianne sabay kindat. "Maloko ka talaga," sabi ni Lance sa dalaga, tsaka hinawakan ang bunbuna ng dalaga na parang tuta. "Ano ba, ano ako, tuta?" sabi niya dito at pinalis ang kamay nito. "Magkano ba sweldo mo?" biglang tanong ni Lianne. $250,000 ang monthly," diretsyong sagot ni Lance. Biglang napanganga si Lianne sa sagot nito. $250,000? Siman ka, bes?" wala sa isip na sabi niya. "Hindi naman basta-bastang tao ang binabantayan ko. Tsaka kailangan kong saluhin ang mga bala na para sa kanya pag nagkataon," paliwanag niya. "Ay, di ko na pala kailangan magtrabaho pagdating ng panahon," makahulugang sabi ni Lianne dito. Nagkibit-balikat lang ang binata sa sinabi ni Lianne. "Sige, maiwan na kita dyan. Uuwi ako sa Laguna maya," sabi ni Lance at tumayo na. "Uuwi ka nga pala sa kabit mo," pahabol na biro ni Lianne. Tumawa-tawa lang ang binata at pumasok na sa bahay. Habang naglalakad, ay napapangiti ito at naiisip niya ang nangyaring paglapit ng katawan niya sa dalaga. Amoy na amoy niya ang matamis na strawberry scent na cologne nito. At maliban doon, ay nasilayan niya ang maputing batok ni Lianne na may pagkabalbones. Si Lianne naman ay pangiti-ngiti din dahil pakiramdam niya ay napapalapit na siya dito. Kahit medyo may edad ito sa kanya at naniniwala siyang mas maigi ang may maedad dahil matured na ito mag-isip at mas mahaba ang pasensya. Lalo pa siyang nahuhumaling sa lalaki at handa siyang sumugal ulit bago manghinayang. "Lianne," tawag ng kanyang ate sa kanya. "Ano ga, ate?" tanong niya habang palapit. "Wala ka bang pasok o gagawin?" tanong nito. "Wala naman, break namin ng 2 weeks, ate," sagot niya. "Ay siya, samahan mo si Lance. Kailangan niya daw ng makakasama dahil hindi niya alam ang pasikot-sikot niya dito sa atin. Baka maligaw siya, bibisita siya sa kanyang pamilya," sabi nito. Bigla naman siyang na-excited sa sinabi nito. "Sige, ate, go ako dyan," mabilis na sagot niya. "O sige, mag-impake ka ng damit pantulog at pangalis dahil baka bukas pa kayo makauwi," saad nito. At nagtatakbo na siya paakyat para makapagpalit ng damit at maghanda ng dadalhin. Mabilis pa sa alas 4 siya nakapag-impake at nakababa. Pagbaba niya ay naghihintay na nga si Lance sa kanya. "Tara na, Lianne, baka abutin na tayo ng gabi sa biyahe pag nagtagal pa tayo." Naging maayos ang biyahe ng dalawa. Mula sa pinanggalingan ay nagkwentuhan lang sila about sa mga buhay-buhay. Nang makarating sila, ay namangha ang dalaga sa bahay ni Lance. Malamansyon ito. Pagpasok pa lang sa malaking gate, ay matatanaw mo ang magagandang halaman na maaaring pag-aari ng ina ng lalaki. Maaliwalas ang paligid at madaming puno sa paligid ng bahay. Pag-park pa lang ng sasakyan, ay may nagmamadaling palapit na tatlong mga gandang babae. Nagmadaling bumaba na si Lance at sinalubong ang mga babae at niyakap naman siya ng mga ito. Wari mo'y nakalimutan na siya nito. Kaya naman, hinay-hinay niyang binuksan ang pintuan ng sasakyan at mahinahon na bumaba. At nang mapansin ni Lance
na nakatingin ang kanyang mga ate sa kanyang likod ay tsaka niya lang naalala ang babae. Nilapitan niya ito at hinarap sa kanyang mga ate. "Ate, si Lianne, girlfriend ko." Ano kaya ang magiging reaksyon ng dalagang si Lianne sa paraan ng pagpapakilala sa kanya ng lalaki? Magiging simula na kaya ito ng kanilang pag-iibigan? Dahil sa tinura ni Lance ay nagkatinginan ang mga ate niya, pati si Lianne ay matamang nakatitig sa kanyang mga mata. Mga ilang segundong nanahimik ang paligid. "Ano ba ate, para namang di kayo happy na may ipapakilala na ako kay mama?" saad ni Lance habang nakahawak sa batok. "Hindi naman toy, nabigla lang naman," sabi ng mas nakatatandang ate. "Oo nga naman, aba unang beses mong nagdala ng babae dito. Kala nga namin bakla ka." Biro naman ng isa pa. Biglang napahalakhak si Lianne sa sinabi nito. "Ito nga pala si Lianne ate, taga Quezon Province." Pakilala sa kanya ni Lance. Inabot naman ni Lianne ang kanyang kamay para sana makipag-shake hands. Nang bigla siyang hikitin ng isa sa mga ate ni Lance at yakapin. "Nako, di uso ang shake hands sa amin. Ako nga pala si Yesha, Ate Yesh na lang," sabi ng isa sa mga ate. "Ako naman si Elizabeth, Ate Ella na lang." "Ako si Danica, sunod ako ni Kuya Lance, kaya Dan na lang." Pakilala ng mga ito matapos siyang isa-isahing yakapin ng mga ito. "Ako naman ho si Lianne," nakangiti ding sabi niya. Matapos ang pakilanlan ay pumasok na sila sa bahay. Napaka-elegante ng mga bahay nito. At halatang mamahalin ang mga display dito na animoy mga antik. Nang makapasok sila ay naroon ay naghihintay ang medyo maedad na babae na nakaupo sa sofa sa sala. Nang masilayan ito ni Lance ay bigla itong ngumiti at inihanda ang dalawang kamay para yakapin ang lalaki. "My único hijo is here, I miss you," sabi nito. Lumapit naman si Lance at niyakap ito ng mahigpit. "I miss you too, ma," saad nito. "By the way, ma, this is my girlfriend, Lianne," sabi nito at tumingin sa likod at inabot ang kanyang kamay. Lumapit naman siya at humawak dito. "Lubus-lubusin mo na to, bes, baka chances na rin," isip-isip ni Lianne. Ngunit nang makalapit siya, ay napansin niyang tumaas ang kilay ng matanda. "Okay," maikling sagot nito. "Han, this is my mom." Pakilala ni Lance sa mama nito. "Hello po tita, how are you po?" Masiglang bati niya dito. Pero hindi siya nito masyado pinansin at hinawakan ang likod ni Lance at kiniya sa kusina. "Hala-hala, kumain na tayo at medyo lumalamig na ang mga pagkain. Talagang inintay ka namin para magkasabay tayo sa hapunan," sabi nito at naglakad na pa kusina. Gaya ng nasabi ay umupo na sila sa hapagkainan. Masaya ang iba pang kapatid ni Lance. Anim silang magkakapatid at siya lang ang lalaki. Nakilala na rin niya ang iba. Nang ihain ng kasambahay ang mga pagkain, ay puro seafoods ito. Biglang kinilabutan si Lianne dahil allergy siya sa mga nakahanda. "Kain na, inihanda ko talaga lahat ng gusto mo anak," sabi ng mama ni Lance. "Kaya naman gustong gusto kong umuwi dito eh," nakangiting sabi nito at kumuha na ng mga pagkain. Kinuhaan din siya nito. Nilagyan niya ng kanin at tatlong sugpo ang kanyang plato. Napangiti pa nga si Lianne dahil nakita niyang kumindat ito sa kanya. Hindi pa muna nakakain agad si Lianne at nag-iisip ng gagawin nang magsalita ang ginang. "Kain na, bawal ang maarte sa pamilyang ito," seryosong sabi nito. "Opo," sabi na lang ni Lianne at kahit allergy siya ay wala na siyang nagawa kundi kumain ng hipon. Matapos kumain ay nagkaroon pa ng maikling kwentuhan at tawanan bago nagpa siyang magpahinga ang mga ito. Sumampa na sila sa second floor kung saan ang kwarto ni Lance. Medyo kinakabahan pa siya dahil hindi pa niya nararanasang matulog ng may kasamang lalaki. Nang makapasok ay nilapag niya ang bag at nagmamadaling naghanap ng gamot sa allergy niya. Nagbabaka sakaling may naligaw at nakadala siya. Pero nabigo siya dahil walang kahit isang dala.
Habang busy naman si Lianne sa pag-iikot sa kwarto nito, ay biglang pumasok ang ginang sa kwarto. "Lianne, ready na ang tutulugan mo. Doon ka sa kabila sa guest room." Walang emosyong sabi na naman ito. "Ma, okay lang siya dito sa kwarto ko." Sabi naman ni Lance. "Anak, mga bata pa kayo." Sabi nito. "Ma, nasa tamang edad na ho kami. Dito na lang ho siya." Pamimilit ni Lance. "Ikaw bahala. Good night, anak." Sabi nito at lumabas na ng kwarto. Pero bago pa man ito nakalabas, ay huling-huli ni Lianne ang pag-ikot ng mga mata nito na wari mo ba'y hindi gusto ang ideya na magkasama sila sa iisang kwarto. "Pagpasensyahan mo na si Mama, Lianne." Paghinging paumanhin ito sa kanya. "Ikaw, di ka ba hihingi ng pasensya? Di mo man lang ako in-inform na sinagot mo na pala ako?" Sabi niya dito. Bigla itong humalakhak. "Kahit kailan talaga para kang baliw." Sabi nito. "Ano ka ba? Ikaw palang dinala ko ditong babae. At kahit ipakilala kitang kaibigan, hindi din sila maniniwala. Kaya para wala ng pangungulit, sinabi ko na lang na GF kita." "Sorry." Nakapisain pang sabi nito. Matinong lalaki at malaki ang katawan nito. Kaya di mo aakalaing may malambot itong side. "No problem, may sa artista kaya ako. Kayang-kaya kita sakyan." Sabi ni Lianne. Para namang biglang nag-init ang mukha ni Lance at namula sa sinabi nito. I mean, kaya kitang sabayan. Kaya kong magpanggap. Ganon. Paliwanag ni Lianne nang mapansing namula ito. "Ah, sige, salamat pala. Dito ka na sa kama, ako dyan sa sofa. Parang namumula yung liig mo. Malamok ba?" Sabi nito nang mapansing nagsisimula na siyang mamantal. "Wala lang to, baka kinagat lang ng lamok kanina. Sige, magwawash muna ako ha, para makahiga na rin. Haba ng biyahe natin." Sagot ni Lianne dito at pumunta na sa CR ng kwarto, dala ang mga gamit niya. Pagpasok niya sa CR ay agad niyang kinamot ang braso niya. Dahil kanina pa siya nangangati, ay ayaw niyang magkamot at ipahalata sa lalaki. "Okay lang to, kati-kati lang, di naman ako mamamatay nito." Bulong niya sa sarili at naglinis na at nagsuot ng pajama. Nang matapos siya ay sumunod na ang lalaki sa pagpapalit ng kasuotan. Nilipat niya na ang ekstrang unan at kumot sa sofa sa paanan ng kama at humiga na rin. Pasimple niyang kinakamot ang kanyang lieg dahil sa kate. Nang lumabas sila sa CR ay pinatay na rin ito ang ilaw para matulog na sila. Nananatiling tahimik si Lianne sa pagkakamot. Maya-maya pa ay nahihirapan na siyang huminga. Tahimik na ang paligid. 30 minutos na rin ang lumipas. Ngunit hindi pa rin dinadalaw ng antok si Lance. Nakahiga lang siya at walang kibo. Unang beses din sa kanya ang matulog na may babae. Kanina pa rin niya nararamdaman ang pagbalibaliktad ng dalaga sa kama. Hindi na siya nakatiis, tumayo na siya at binuksan ang ilaw para tanungin ito kung okay lang ito. Pagbukas niya ng ilaw ay tumambad sa kanya ang dalaga na puno na ng pantal ang muka at namumula na at parang nahihirapang huminga. Agad niya itong dinulugan. "Lianne, ano nang nangyayari sa'yo?" Nag-aalangang tanong niya. Ngunit nahihirapan siyang huminga kaya di siya masyado makapagsalita. "Lianne, sumagot ka." Niyuyugyug pa siya nito. "Allergy," sagot niya. At doon na pumasok ang ideya kay Lance na allergy ito. "Allergy? Saan? Sa seafoods ba?" tanong nito. Tumango-tango na lang si Lianne. Agad namang tumayo ito at tumakbo sa labas. Nang makalabas si Lance ay tumakbo siya sa kapatid niyang pharmacist at kumatok-katok. Inabot ng ilang segundo bago ito pagbuksan. Nagkukuloso pa ito ng mata sa pagbukas ng pinto. Ate, di ba may gamot kayong injection para sa allergy mo sa cheese? Pahiram, emergency si Lianne." Nagkakautal-utal na sabi niya sa ate. Nagsimula na ring magahol ang kanyang ate dahil sa paraan ng pagsasalita niya. Agad tumakbo ang kanyang ate sa loob ng kwarto at kinuha ang nasabing injection.
at nagtatakbo na silang magkapatid sa kwarto ni Lance. Naabutan nila ang babae na nakahawak sa dibdib at pinipilit makahinga. Agad na nilapitan ito ng ate niya at inidapa ang dalaga dahil sa puwet ito tinuturo. Lianne, ililihis ko ha. Dito to eh. Hinga ka lang ng malalim, sabi ng ate. Nang akmang ibababa na ng ate ang pajama nito, ay agad namang tumalikod si Lance at doon ay tinurok na nga ang gamot. Pagkatapos ay inupo siya ng ate at inalalayan ng mga unan sa likod. Maya-maya pa ay nagiging maluwag na ang daanan ng hangin niya. Okay ka na ba, Lianne? Tanong ni Yesha. Oo, Ate Yesha. Salamat. Akala ko talaga katapusan ko na. Pagpapasalamat niya dito. Sige, next time huwag mo baliwalain yung allergy. Naku, delikado yan. Sinabi mo sana kanina, pwede naman maghanda sila manang ng ibang ulam. Sabi nito, okay lang talaga, natakam kasi ako sa ulam. Akala ko nadala ko ang gamot ko. Palusot niya. Aisha, babalik na ako sa kwarto ko. Toy, bantayan mo si Lianne. Dapat alam mo na allergy siya sa mga seafoods kasi boyfriend ka niya. Sermon pa nito kay Lance. Napapakamot naman sa ulo si Lance habang nagsasara ng pinto. Lumapit ang binata kay Lianne at hinawakan ang mukha niya. Hindi na ba talaga makate? Kahit hindi pa nito sabihin, ay kitang-kita sa mukha nito ang pag-aalala sa dalaga. Hindi na nga, sagot niya. Tinakot mo naman ako. Dapat hindi ka kumain, or at least sinabi mo man lang sa akin, Lianne. Saad nito. Okay lang yun, masarap naman yung hipon. Nakangiting sabi niya. Paano kung walang gamot si ate? Naku, baka pinatay na ako ng ate mo kung sakali. Okay ka na ba talaga? Gusto mo ba dalhin kita sa klinik? Tanong na naman ito. Sabi kasing okay lang ako, napakakulit mo. Naiirita ng sagot niya dito. Nang bigla siyang hikitin nito at bigyan ng mahigpit na yakap. Nagkakamabutihan na nga ba ang dalawa? At ano kaya ang magiging papel ng ina ni Lance sa pag-iibigan nila ni Lianne? Nabigla si Lianne sa ginawang aksyon ni Lance. I'm sorry, I'm just carried away, sabi ni Lance nang maramdaman na awkward na ang paligid. Si Lianne naman ay pinipilit ihulma ang sarili para di mahalatang kinikilig. Pasimple ka masyado, presko ng galawan, type mo ko no? Pang-aasar ni Lianne sa lalaki. Hoy, hindi ah, asa ka. Tanggi ng lalaki at namumula pa ang mukha. Pinagtatawanan lang to ni Lianne. Kinuha na ng lalaki ang unan at kumot at binalik sa kama. Dito na ako matutulog, baka atakihin ka na naman. Seryosong sabi nito. We, gusto mo lang ako katabi no? Pang-aasar na naman niya. Bakit naman gugustuhin kitang katabi? Sa payat mong yan, nakakatakot. Baka matusok ako ng mga buto mo. Nakangising saad ni Lance. Napasimangot naman si Lianne na umayos na ng higa. Sa pagod sa biyahe, kaya dinalaw agad ng antok ang dalaga. Epekto na rin ng gamot na dinapat sa kanya. Nananatiling gising ang binata habang nakaupo at nakasandal sa headboard ng kama. Pinagmamasdan ang himbing na dalaga. Natural ang ganda ng dalaga. Mahaba ang pilik mata at maputi. Iba ang nararamdaman ni Lianne sa babae. Para bang sa lahat ng babaeng nagkakagusto sa kanya ay espesyal ito. At kung dating ini-snub niya ang mga babaeng parang lintang dumikit sa kanya, kay Lianne ay gustong gusto niya pa ang ginagawa nito. At sobra ang naging takot niya nang makita itong nahihirapang huminga. Bago humiga ang binata, ay kinintilan niya ng mabilis na halik ang noo ng dalaga at natulog na rin. Maagang nagising ang binata para mag-ikot-ikot sa bahay nila. Hinayaan niya lang ang nahihimbing na si Lianne. Nagising si Lianne na wala na nga ang binata. Dali-dali siyang tumayo, naligo at nag-ayos para lumabas at hanapin ang binata. Dahil hindi niya kabisado ang bahay, ay napadpad siya sa dulo ng paseo na punong-puno ng litrato ng matandang lalaki. Gwapo ito at kamukhang kamukha ni Lance.
Abala siya habang pinagmamasdan niya ang mga masasayang litrato nito. Nakasama si Lance at ang pamilya. Nang biglang may magsalita. "Anong ginagawa mo dito? Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na pumasok dito?" Masungit na sabi ng mama ni Lance. "Tita, pasensya na ho, naligaw lang ho. Di ko ho kasi kabisado ang daan." Pagpapaliwanag niya dito. "Next time, matuto kang magtanong, iha. Kabago-bago mo pa dito kung saan-saan pumapasok." Sabi pa nito. Lumabas na siya nang magsalita ito ulit. "Saan ka ba nakilala ng anak ko?" Seryosong tanong nito. Hindi agad nakaimik si Lianne. Wari mo'y nag-iisip pa nang biglang, "Ma, wag mo naman pinipressure yung girlfriend ko." Saad ni Lance na nasa likod na pala niya, inakbayan siya nito. "Aba, hindi ko naman pinipressure. Hindi naman siguro masama magtanong kung saan kayo nagkakilala." Sabi pa nito. "Sa airport, ma. Doon ko siya unang nakita." Sagot ni Lance. "Nito lang bang pag-uwi mo?" "Aba anak, isip-isip din. Baka nabibigla ka. Di pa pala kayo ganun magkakilala." Parang nagsesermon ang tinig nito. "Ano ka ba, ma? Last year ko pa yan kilala. Nung may pinuntahan ang amo ko dito ng 2 araw. Palusot ni Lance sa ina. Lumingon pa ito kay Lianne at kumindat. "Ay siya, mag-umagahan na tayo." Sabi ng ina ni Lance at nagpatiuna ng lumakad. Naiwan silang nakaakbay pa si Lance sa kanya. Nang mawala na ang ina, ay akmang tatanggalin ni Lance ang pagkakaakbay sa dalaga nang pigilan niya ito at yakapin ang bewang ng lalaki. Wala naman nagawa ang lalaki kundi gumanti ng yakap. "Yeah, kilig ka na ba niyan?" Bulong ni Lianne sa lalaki. Bigla namang natauhan ang lalaki at bumitaw sa pagkakayakap. Tawang-tawa si Lianne sa ginawa nito. Namumula pa ang mukha nito. "Ang laki-laki mong tao, pero para kang bakla, nagbablush." Asar niya pa dito. "Nako, sabihin mo na sa akin lahat, bata. Huwag mo lang akong tawaging bakla." Sabi nito. "Bakla, bakla, bakla, bak..." Nang biglang dumampi ang labi nito sa labi ni Lianne. At sa gulat niya, ay natulak niya ito ng malakas, kaya naman bigla itong bumulagta sa sahig. "Uy, sorry," sabi niya at tinulungan itong tumayo. "Bakit ka kasi nang hahalik bigla-bigla? Di ako ready," sabi pa niya. "Huwag mo ako tinatawag na bakla, di ako bakla." Masungit na sabi ni Lance at naglakad na. Nakangiti namang sumunod si Lianne dito. Nang matapos silang kumain ng umagahan, ay nag-ikot-ikot sila sa bakuran nila. Malawak ang lupain nila sa likod. May mga manggahan at taniman ng kape. Sa dakong dulo ng manggahan ay may manggang malaki na sa taas ay may maliit na treehouse. Nagsimulang umakyat ang binata dito at naiwan siya sa baba. "Come on, lika dito. Akyat ka." Yaya nito sa kanya. Hindi na nagdalawang isip si Lianne at umakyat na rin. "Baka malugso ito, masyado ka nang malaki para dito," sabi niya. "Hindi naman siguro," sabay-sabi nito at umupo sa tabi niya. Bali nasa terry sila nito at nakalawit ang mga paa. Nakikita nila ang mga trabahante sa manggahan. Ang iba ay nagha-harvest at ang iba naman ay naglalagay ng bunga ng mangga sa malaking buslo. "Masarap at masagana pala ang pamumuhay niyo dito. Di mo na kailangan magtrabaho kila Kuya Hakim," biglang banggit niya. "Oo naman, pero ayoko umasa dito sa manggahan dahil hindi naman palaging ganto na masagana ang bunga. May pagkakataon na madami ang peste kaya kunti lang ang nagiging bunga." Mahabang paliwanag nito. "Ah," patango-tango pa siya sa pagsagot. "Ikaw, bakit nag-nursing ka? Ikaw lang nagpurso ng medicine-related course?" Biglang tanong nito. "Ah, sa totoo lang, gusto ko talaga mag-flight attendant. Kaso medyo nabaliw ako sa pag-ibig. Kumuha ng medicine yung ex ko, kaya napag-isipan ko din mag-nurse. Para naman matanggap ako ng magulang niya na puro doktor," pag-amin niya. Hindi sumagot ang binata. At wari mo'y naghihintay pa ng kasunod niyang sasabihin. "Kaso yun nga, ginago naman ako. Hindi ko na rin naisipang mag-shift kasi
Love ko na rin yung course, dugtong niya. Ikaw, bakit di ka pa nag-aasawa or kasintahan? Tanong niya dito. Bigla itong napakamot sa ulo. Busy kasi ako sa trabaho kaya hindi na rin pumasok sa isip ko, sabi nito. At ngayon ko pa nakilala yung gusto ko. Pahabol na bulong ng lalaki at hindi na iyon narinig ng dalaga dahil may taong dumating na may dalang basket na puno ng pagkain. Pwede ba ako humingi ng mangga? Nahihiyaman ay sinabi na rin ni Lianne dahil kanina pa siya naglalaway sa mangga. Kagaya ka rin pala ng mga ate ko na adik sa mangga. Wait, kukuhaan kita, halika, sabi nito at bumaba na. Naghubad ito sa harap niya at pinahawak sa kanya ang baro na hinubad. Wag kuya, di pa ako ready, biro ni Lianne habang inaamoy ang damit ng lalaki. Baliw ka talaga, sabi lang nito at umakyat na sa puno ng mangga. Kitang kita ang malaking katawan nito at enjoy naman ang dalaga sa tanawin sa kaniyang harapan. Pagbaba nito ay dala na ang isang kumpol na mangga. Bumalik na sila sa bahay-bahay at binalatan na nito ang mangga at sinawsaw sa bagoong na may sili. Enjoy naman ang dalaga sa pagkain nito. Habang abala sa pagkain ang dalaga, ay nilabas ni Lance ang kanyang cellphone at nagkunwaring naglalaro. Pero ang totoo ay kumukuha siya ng larawan ng dalaga. Nang biglang hikiti ng dalaga ang kanyang cellphone, kaya naman bilis-bilis siyang lumapit dito at nakipag-agawan siya sa dalaga. Halos magkadikit na ang katawan nila. Naaamoy na rin ni Lance ang halimuyak ng buhok nito. Dahil sa sitwasyon, ay unti-unting lumapit ang mukha ng dalawa sa isa't isa at dinampian ng banayad na halik ang dalaga. At tinugon ito ng dalaga. At parang inuutusan ang kamay na ilambitin sa leeg nito. Hinapit siya ng lalaki para mas lalong mapalapit ang katawan nito sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang init ng katawan nito at ang kung anong bagay sa gitnang bahagi ng katawan nito. Nang biglang may nagsalita sa baba ng puno. Sir, nahanda ko na po ang kabayo. Ano kaya ang magiging reaksyon ng dalawa sa pag-antala sa kanilang ginagawa? Aamin na kaya ang lalaki sa nararamdaman? O mauunang umamin ang dalaga? Umayos ng upo si Lianne, gayon din si Lance. Sige po mang perding, susunod na, sabi ni Lance. Lumingon ito sa kanya at nahiya naman si Lianne at nag-blush. Magaling tumayming si Manong, no? Nakangising sabi ni Lianne. Oo nga, tumatawang sabi ni Lance. Lika na, bago ka pa magsisi, dugtong nito. Parang mas gusto ko magsisi, pabirong sagot ni Lianne. Tumawa lang si Lance at hinila na patayo ang dalaga. Katulad ng nabanggit, ay nagpunta sila sa kwadra at tinuran lang siya ng binata. Paanong magpatakbo ng kabayo? Halo naman ang tuwa at kaba ng dalaga nang sumakay sa likuran niya ang binata. Ramdam na ramdam niya ang matitigas na bisig ng lalaki at sinasadya naman niyang isiksik ang likuran niya dito. Habang nagkakatuwaan at masayang nakasakay ng kabayo ang dalawa, ay may babaeng papadating. Utoy, utoy, sigaw nito. Nakasuot ito ng maikling short na nagpapakita ng mahaba niyang legs at isang spaghetti na sando. Landakan din ang cleavage nito na wari mo'y ilang minuto na lang ay luluwa na ang dibdib. Mahaba ang buhok nito na nakalugay. Maputi at mapupungay ang mata nito. Dala na rin ng makapal na eyelashes extensions nito. Nang marinig ito ng binata, ay nagpa siya itong tumigil at bumaba sa kabayo. Matapos ay inabot ang kamay niya para maalalayan din pagbaba. Nang makababa na, ay tumakbo palapit ang babae palapit sa kanya. Di maipinta ang reaksyon ni Lianne nang makitang maarting tumatakbo palapit ang dalaga na wari mo'y may dalawang malaking niyog na nag-uugugan sa hinaharap nito. Nang makalapit pa ang babae, ay niyakap nito si Lance at pinagdikitan ang dibdib nito sa binata. At doon na napangiwi si Lianne, sabay ubo. At tulad ng inaasahan,
ay wari na tauhan si Lance at nagsalita. O Yuki, kumusta? Tagal natin din nagkita ah. Panimula ni Lance. Oo nga Lance, kala ko talaga di ka na uuwi. Maarting sagot nito, sabay pahapyaw na hampas sa braso ni Lance. Napataas bigla ang kilay ni Lianne at napansin iyon ni Lance. Yuki, nga pala girlfriend ko si Lianne. Love, si Yuki, kababata ko. Pakilala ni Lance. Nang marinig ni Yuki ang katagang girlfriend, ay bigla itong napasimangot. Nice to meet you, sabi ni Lianne sa babae. Ngumiti pa siya at hinawakan ang braso ng lalaki. Nice to meet you too, sagot lang ni Yuki at di na siya pinansin pa. Lance, can we talk privately? Maartin itong sabi kay Lance, sabay sulyap sa kanya na parabang nagpapahiwatig na umalis siya. At nagets naman agad ito ni Lianne. Yeah babe, maybe you need some time to catch up, you know, I will consider. Sabi ni Lianne, humarap siya kay Lance at pinatong ang dalawang kamay sa balikat nito at dinampian ng madiin na halik sa mga labi ang lalaki. Hinikit naman ng lalaki ang bewang niya at dinikit sa dibdib niya ang babae. Katid ko muna si Lianne sa kwarto ko, tara, paalam ni Lance kay Yuki at inakbayan na. Nakasimangot naman si Yuki na sumunod sa dalawa. Nang pumasok na sila sa bahay, ay nakasalubong nila ang mama ni Lance. Oh anak, nandito na pala kayo. Papahatid na sana ako ng lunch ninyo. Sabi nito. Opo, maikling sagot ni Lance dahil biglang sumilip si Yuki sa likudan nilang dalawa. Tita! Tili nito, sabay takbo at niyakap nito ang nanay ni Lance at bineso pa ito. Uwi ha, I missed you. How are you? It's been a while. Sayang nga at hindi kayo nagkausap nito ni Lance. Yan tuloy, nagka-girlfriend na ng taga-malayo. Walang prenong sabi pa ng mama ni Lance. Don't worry, tita. Yun ngang mag-asawa na aagaw, ito pa kayang magkasintahan pa lang? Walang kagatol-gatol na sabi ni Yuki at kumindat pa ito kay Lance. Napaubo naman ang dalaga. Ma, kayo talagang dalawa mabiro? Pagpapalamig ni Lance sa paligid. Of course, iho. Even when you are just a kid, I like Yuki for you. Remember? Sabi pa ng ina na parabang wala siya at hindi niya naririnig ang pinag-uusapan ng mga ito o talagang sinasadya ng mga ito na iparinig sa kanya para ma-threaten siya. Ma, at least respect my girlfriend's feelings. Saway ni Lance sa ina. She can't understand, not unless she was not open-minded person. Pasaring pa ng ina ni Lance. Oh, yes naman po, tita. I can understand. And you know, Yuki for a long time na rin ho. Magalang na sagot niya. Kahit medyo rough ang pakikitungo ng mga ito kay Lianne, ay minabuti nitong makitungo sa mga ito nang maayos para na rin makita ng mga ito na hindi siya ganun kasama. Babe, I can walk upstairs alone. Asikasuhin mo na si Yuki, sabi niya at naglakad na paakyat ng hagdan. Pero mapilit si Lance. Hinatid pa rin siya nito sa kwarto. Pagpasok na pagpasok nila sa kwarto, ay tumulo ang luha ni Lianne na kanina pa niya pinipigilan. Pinunas ni Lianne agad ito pero huli na ang lahat. At napansin na ito ni Lance. Hinabuat siya ni Lance at niyakap ng mahigpit. Hindi na napigilan ni Lianne at tuluyan na siyang napaiyak. Sorry, I'm sorry, sorry. Paghingi ng paumanhin nito habang hinahagod ng palad ang likod niya. Hindi, wala ito. Sige na, baba ka na doon, sabi ni Lianne at pinunas ang mga mata. Cry baby, huwag ka na umiyak ha, sabi ni Lance sa kanya. Masakit lang sa kanya dahil unang beses siyang nakaranas ng ganun. Muli ay hinikit siya ni Lance at niyakap. Dito na lang ako babe, sabi ni Lance at tumupo sa kama. Ano ka ba? Naiiyak lang ako kasi mas gusto niya si Yuki kesa sa akin bilang girlfriend mo. Paliwanag niya dito. Ano ka ba? Magugustuhan ka din nun. Saad nito. Okay lang naman na hindi niya ako magustuhan. Kasi hindi naman talaga tayo magkasintahan, sabi niya at pinilit na ngumiti. Nanahimik naman si Lance at wari mo'y nag-iisip. Gusto niyang ligawan ang dalaga pero dadaanin niya ito sa maayos na paraan.
Ayaw niya ng ganto. Sige na, baba ka na doon. Makipag-usap ka na kay Yuki para masulit mo ang panahon mo dito. Mamaya, uuwi na tayo. Saad ni Lianne. Wala nang nagawa si Lance. Okay, basta okay ka lang dito ha. Babalik din ako agad. At lumabas na ng kwarto. Nang makalabas si Lance, ay naglaro lang si Lianne sa kanyang cellphone. Makalipas ang higit isang oras na wala ang lalaki, ay nainip siya. Kaya naman, naisipan niyang magtungo sa terrace ng kwarto ni Lance para magmasid-masid sa ganda ng lugar. Pero hindi magandang tanawin ang kanyang masilayan, kundi ang lalaki at si Yuki na nakaupo malapit sa pool at parang magkasintahang nagpipiknik. Napaismid naman si Lianne sa kanyang natatanaw. Nagtatawanan at nagbubulungan ang dalawa na parang mga malalanding ibon. Pasimple pa tong mukong na to na ayaw na daw bumaba pero enjoy naman sa haliparot, bulong niya. Sa kabilang dako ay nahagip ng mata ni Yuki ang dalaga sa terrace at dahil matagal niya talagang hinintay ang pag-uwi ng lalaki. Tapos ay malalaman niya lang na may kasintahan na ito. Prineserve niya ang sarili para kay Lance dahil mula pagkabata ay gusto na niya ito. Kaya naman, hindi siya makakapayag na mapunta na lang ito basta-basta sa isang babae na wala pa namang masyadong ambag sa buhay ng lalaki. Nang makita niyang nakatingin si Lianne sa direksyon nilang dalawa, ay agad niyang kinabig ang leeg ng binata at dinampian ng malalim na halik. Kahit na naramdaman niyang hindi siya tinugon ng lalaki, ay pinagpatuloy niya ito. Hindi pa nagtagal ay tinulak na siya nito. Kitang-kita sa peripheral view niya nang humahangos na pumasok ang dalaga sa kwarto at nagtagumpay ang kanyang plano na pagdudahin ito para ayawan nito ang lalaki. Yuki, ano ba? Singhal sa kanya ng lalaki. Lance, alam mo namang bata pa tayo ay mahal na kita. Simula niya. Bakit hindi mo nakikita na mahal kita? Hindi mo nakikita ang effort ko. Hinintay kita. Hindi ko ini-entertain ang mga lalaking nagkakandara pa sa akin. Dahil gusto ko ay sayo lang ako. Dagdag pa niya. Namumuon na ang luha dahil ramdam niyang rejection ang kanyang mapapala dito. Yuki, sorry. Simula pa lang ay sinasabi ko na sa'yo na para na kitang nakababatang kapatid. At kahit anong gawin ko, ay hindi ko kayang pilitin ang aking puso na mahalin ka. Sagot sa kanya ni Lance. Pinaghandaan niya ang pagtatapat niyang ito, kaya naman hindi niya napigilang mapaiyak. Hinagod-hagod ni Lance ang likod nito at niyakap. Mahal ko ang girlfriend ko, Yuki. Bulong sa kanya ng lalaki. Lalo pa siyang nasaktan sa tinuran nito. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Lianne sa nakita? At magiging dahilan ba ito para tuluyang kalimutan ang namumuong feelings sa lalaki? Abangan ang susunod na istorya. Lumabas si Lianne para sana lumanghap ng sariwang hangin at para tumanaw ng magandang tanawin. Pero isa palang tanawin na magpapasakit sa kaibuturan ng kanyang puso ang naghihintay sa kanya. Wala pa siyang ilang minuto sa pagkakatayo sa terrace ay kitang-kita na ng kanyang dalawang mata ang paglalaplapan ni Lance at Yuki. Nakalambitin pa ang dalawang kamay nito sa leeg ng binata. Hindi na niya pinanood pa ito at pumasok na sa loob ng kwarto. Ano naman sa'yo, girl? Hindi ka naman totoong girlfriend. Gising, Lianne. Sabi ng utak ni Lianne. Totoo naman. Hindi naman siya totoong girlfriend at malabong magkagusto sa kanya ang lalaki. Nagbabakasakali pa rin siya kasi para sa kanya ay handa niyang ibigay ang lahat para dito. At nakikita niya ito bilang isang husband material. Kaya naman talagang nasaktan siya sa nakita. Pero gayunpaman ay kailangan niyang magpanggap na wala lang ito. Para naman hindi isipin ng lalaki na isa siyang easy to get na babae. Lumipas ang isang oras at pumasok na din ang lalaki sa kwarto. Handa na ang gamit niya para umuwi ng Quezon. Nakapagbihis na rin siya at hinihintay niya lang talaga ang lalaki matapos makipaglandian kay Yuki.
Hindi nagsasalita si Lianne dahil may tampo siya sa lalaki. Inayos niya lang ang gamit niya sa bag na kanina pa naman talaga ayos. "Let's go," sabi ni Lance nang maayos na nito ang gamit at lumabas na. Tahimik na nakasunod lang si Lianne sa likod nito. Nang makababa ay naghihintay sa kanila ang ina nito. "Ang bilis ng mga oras, iho. Aalis ka na naman. Parang kahapon lang ay kadarating mo lang," malungkot na sabi nito. "I'm sorry, ma. Dito lang din naman kami sa Pinas. Bibisita ako ng mas madalas," sagot ng binata. "Mabuti naman, anak. Bisita ka ulit, ha. Huwag mo kalimutan para naman makapag-bonding tayo as a family," sabi ng ina nito. At diniinan pa ang salitang as a family habang nakatingin sa kanya. Alam niya na ang pinapahiwatig nito na next time huwag na siya sasama sa pagpunta. "Oo nga pala, okay lang ba sa amo mo na kasama mo ang girlfriend mo sa pagtatrabaho?" tanong ng ina. "Ma, ati po ni Lianne ang amo ko," nakangiti namang sagot ni Lance dito. At lumabas na para ihanda ang sasakyan. Bigla itong naribulto at wari mo'y nahiya sa kanya at biglang hinawakan ang kamay niya. "Kapatid mo pala ang amo ng anak ko, iha. Hindi nyo nabanggit agad, anak," mabait na sabi nito. "Wari mo na may nagbago ang ihip ng hangin." Bigla itong naging mabait sa kanya. "Ah, opo, nakalimutan na ho namin sabihin ni Lance," sagot niya dito at ngumiti. "Naku-naku naman, iha. Masyado pa kitang sinusungitan. Sa katunayan yan ay sinusubok lang talaga kita, iha. Kung para ka ba talaga sa anak ko at para na rin makita ko ang tunay na ugali mo. Pero kahit anong subok ko sa'yo ay mabuting ugali pa rin ang pinapakita mo at di minamasama ang ginagawa ko sa'yo. Kaya naman pala galing ka sa mabuting pamilya." Mahabang paliwanag nito. "Naku tita, sa katunayan ho, galing lang ho kami sa ordinaryong pamilya. Ang papa ko ay magsasaka at ang mama ko naman ay isang teacher. Nag-aaral ho ako ng nursing. Ang totoong amo po ni Lance ay ang asawa ng kapatid ko. Pero dahil may nangyaring masama kay ate, kaya si Lance ho ang inassign na magbantay kay ate." Paliwanag niya rin. "Kahit pa, iha, pagpasensyahan mo na ako, iha. At alam mo naman na si Lance ay nag-iisa kong lalaking anak. Kaya naman, hindi patanggap ng sistema ko na mag-aasawa siya," sabi pa nito. "Naku tita, di pa naman ho namin napag-usapan ang pagpapakasal. Tsaka nasa stage pa po kami ng pagkilati sa isa't isa tita." Napapakamot sa batok na sagot niya dito. "Naku iha, hindi na bumabata si Lance, kaya pag-usapan niyo na yan," sabi pa nito. "Ano naman ang pag-uusapan namin, ma?" sabat ni Lance na nasa tabi na pala niya. "Sabi ko kako kay Lianne ay pag-usapan na ninyo ang pagpapakasal. Dahil hindi ka na bumabata," ulit ng mama nito. Bigla naman nabulunan ang lalaki at napaubo. "Ma, huwag mo naman biglain si babe. Mamaya magdemand ng singsing na may malaking bato," biro ni Lance. "Ano ka ba anak? Nakalimutan mo na ba yung singsing na binigay ko sa'yo? Yung ginamit ng papa mo nung nagpropose siya sa'kin? Yun din ang ginamit ng lolo mo sa pagpo-propose sa lola mo. Tiyak na magugustuhan yun ni Lianne," paalala ng mama ni Lance. Bigla naman siyang natuwa. "Sige ma, paghanda na kami, bakit ba hindi?" sabi na lang ni Lance. "O siya, lumakad na kayo at baka abutin kayo ng dilim sa biyahe." Iginiya na sila nito palabas ng parking. Wala ang mga kapatid ni Lance dahil nasa trabaho. "Sige po tita, sa susunod na lang po ulit," pagpaalam niya. "Oo iha, sumama ka ulit kay Lance sa susunod ha, para ipagluluto ko kayo ng specialty kong kare-kare," nakangiting sabi nito at bumeso pa sa kanya. Sumakay na siya sa sasakyan. Si Lance naman ay naiwan at nagpaalam sa ina at nagyakapan pa ang mga ito. Hindi nagtagal at sumakay na rin ito sa sasakyan. Wala siyang imik sa biyahe dahil hindi pa niya nalilimutan ang nasaksihan sa ginagawa nito at ni Yuki. Nakalingon lang si Lianne sa dinadaanan at pinagmamasdan ang malawak na overseeing ng Laguna.
Medyo umuulan na kaya naman, medyo malamig. At nakasuot lang siya ng shorts at t-shirt. Maya-maya ay tinigil ni Lance ang sasakyan at kumuha ng jacket sa bag nito sa likod para ipasuot kay Lianne. Wala namang nagawa si Lianne kundi suotin ito dahil talagang nilalamig na rin naman siya at lalo pang lumalakas ang ulan. "Wait, may problema ba tayo? Kanina ka patahimik?" tanong nito. "Wala naman, tinatamad lang ako magsalita," palusot niya. At nang dumaan sila sa Family Laguna, ay naisipan ni Lance na huminto muna at bumili ng makakain. Dahil matapos ang Fami, ay bundok na ang babaybay nila at wala nang mabibilhan ng pagkain o kahit tubig man lang. Kumain lang sila sandali at nagbiyahe na ulit. Mahina na lang ang pagda-drive ni Lance dahil sobrang lakas na ng ulan at halos di na niya maaninag ang daan dahil sa fog. Mga 10 minutes pa at ihininto na niya ang sasakyan. Wari ni Lance ay nasa kalagitnaan sila ng kabundukan. "Huminto muna tayo, medyo delikado na to. Di ko na makita ang daan, madilim na rin at lumalalim na ang gabi," sabi ng lalaki. Tumango lang si Lianne dito. Abala sa pagmamasid sa paligid ang lalaki. Dahil balibalita ay maraming naglipa ng rebelde sa bundok na ito. Kaya naman, naghahanap siya ng bahay or kubo na pwede nilang pagstayan habang nagpapalipas ng ulan. Sa hindi kalayuan ay naaninag ni Lance ang ilaw. Kaya naman, muli na niyang pinaandar ang sasakyan para magpark malapit doon. "Mukhang may bahay, manghingi tayo ng tulong at pansamantalang makituloy," suggest ni Lance. Unang bumaba si Lance at kumatok sa pintuan. Maya-maya ay lumabas ang ale at pinapasok ang binata para hindi tuluyang mabasa. Ilang sandali pa ay lumabas na ito at may dala ng payong at sinundo siya. Inayos niya ang kanyang gamit at humanda ng lumabas ng sasakyan. Inakbayan siya nito para hindi siya mabasa ng ulan at magkasya sila sa maliit na payong. "O, iho, kaganda naman pala ng asawa mo," puri nito sa kanya. "Papakasalan ko hubayan ate kung hindi maganda," biro din ni Lance sa ali. Sa loob ng bahay ay nandoon ang pamilya nila Ate Gracia at Kuya Bong. May anak silang dalawa. Mababait ang mga ito at niyaya pa silang kumain at pinaghanda sila ng pagkain. "Pasensya na kayo ha at ito lang ang aming mai-o-offer sa inyo. Alam nyo naman, malayo kami sa kabihasnan," sabi ni Ate Gracia na tinutukoy ang ulam na daing, kamatis at may kasamang pritong talong. "Naku ate, wala hong problema. Sanay ho kami sa ganto. Tubong probinsya ho kami," sabi naman ni Lianne. Nang matapos kumain ay nag-impis lang ang mga ito at handa na matulog. Hinatid sila nito sa maliit na kwarto. "Pagpasensyahan nyo na itong kwarto ng mga anak ko ha," sabi ni Kuya Bong. "Kuya, paano po ang mga anak nyo? Okay lang ho na dito kami?" sabi ni Lance. "Nako, okay lang Lance. Doon na lang muna sila sa kwarto namin," sagot ni Ate Gracia. At iniwan na rin sila. Maliit lang ang kwarto. Walang masyadong gamit, kundi ang electric fan. Nakakulambo din ang higaan. At napangiwi si Lianne nang makita ang maliit na katre. Paano sila matutulog? Hindi rin pwede ang lalaki sa sahig dahil baka biglang sumilip ang mag-asawa at makitang hindi sila magkatabi. Umuna nang humiga si Lianne at nakatingin lang si Lance at wari mo'y nag-iisip. Maya-maya pa ay tumabi na rin ito. Halos nagkakadikit na ang kanilang mga katawan. Kahit malakas ang ulan, ay nakakaramdam si Lance ng init. Kaya naman, hindi na siya mapalagay. Nagpapanggap lang na natutulog si Lianne para hindi makaramdam ng pagkabalisa. "Tulog ka na?" tanong ni Lance. Hindi pa," sagot niya. Niyakap siya nito sa bewang at hinayaan niya lang ito. Maya-maya ay may binulong ito. "Pwede ba kita ligawan at gawing akin?" Ano kaya ang magiging sagot ng dalaga? "Pwede ba kita ligawan at maging akin?" bulong ni Lance habang nakayakap sa dalaga.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lianne sa narinig. Hindi niya maintindihan kung kinakabahan siya o kinikilig. Medyo natagalan siya sa pagsagot dahil sa totoo lang ay hindi niya alam ang isasagot niya. Okay lang kung hindi, bawi ng lalaki. At inakalang ayaw talaga ng dalaga. Hindi, hayaan mo muna ako mag-isip. Pagpapakipot ni Lianne, pero alam niya sa sarili niya ang isasagot. At kahit hindi ito magtanong, ay oo ang sagot niya. Wala pang isang minuto ay nagsalita na agad ang dalaga. Sige, payag na akong ligawan mo. Basta huhusayan mo ha, baka hindi ka pumasa sa standard ko. Pabiro niyang sabi. Niyakap siya ng mahigpit ni Lance at hinarap niya ito. Dinampian siya nito ng maliit na halik sa mukha, sa noo, pisngi, sa tungki ng ilong at hanggang labi. Una ay smack lang na kiss ang inulit nito hanggang sa malalim na nahalik ang dinampi nito. Habol ang hininga nang tumigil sila sa paghahalikan. Hindi pa nakontento at patuloy na lang siyang hinalikan nito. At halos mabaliw naman si Lianne sa init ng kanyang pakiramdam. Hindi na niya napigilan pa si Lance nang bumaba ang halik nito sa kanyang leeg. Para siyang timang na sinasabunutan ang lalaki pababa dahil yun ang gusto ng kanyang kalamnan. Hindi siya nabigo. Bumaba ang halik nito sa kanyang dalawang dibdib. Hindi mapigilan ang ungol ni Lianne kaya naman tinaas ni Lance ang suot na pantaas ng dalaga at pinakagat dito. Tumambad kay Lance ang malulusog na dibdib ng dalaga at agad naman iyong tinakpan ng dalaga gamit ang kanyang mga braso. Wala kang dapat ikahiya. You are perfect, babe. Saad nito at tinanggal ang brasong tinakip ng dalaga at agad iyong ginalugad ng halik. Hinubad ng lalaki ang pangitaas na damit at napalanghap ng hangin ang dalaga nang masilayan ang perpektong katawan nito na parang model ng brief sa bench. Pinagpatuloy nito ang paghalik sa kanyang katawan na parang isang uhaw na sanggol. Bawat halik ng lalaki ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa dalaga. Pagmamahal at ligayang hindi maintindihan. Maya-maya pa ay parehas na silang hubot-hubad. At nang makita ng dalaga ang malaking armas ng binata, ay bigla siyang kinabahan at napaisip kung kakasya ba ito sa kanyang alagang bulaklak. At nang dumating na ang oras na ipapasok na ng lalaki ang kanyang malaki at matigas na armas, ay tinanong siya nito, "Babe, are you sure? Ready ka na ba na gawin natin to?" Pabulong na tanong nito. Wala nang nagawa pa si Lianne kundi tumango. Hinalikan siya nito sa noo at pinagpatuloy ang ginagawa. Maingat na pinasok niya ang bulaklak ni Lianne at ramdam niya ang harang na kanyang dinaanan. Di maiwasan na makamot ni Lianne ang likod ng lalaki nang maramdaman ang hapde sa kanyang kalamnan. Mabagal at maingat ang mga galaw ng binata hanggang sa naging mabilis at nagawa nila iyon ng sabay. Hanggang sa naabot nila ang dapat maabot. Nagbigay ng assurance ang pagbanggit ng binata ng I love you sa bawat galaw nito. Natulog silang magkayakap at may ngiti sa mga labi ng gabing iyon. Maagang nagising ang dalawa dahil sa mga tilaok ng manok. Nakikiramdam sila sa paligid dahil parang hindi pa gising ang pamilya. Niyakap siya ng lalaki at ramdam niya ang matigas na bagay na tumutusok sa kanyang may puwetan. Aba, mukhang gising na rin siya, biro ni Lianne at ngumuso-nguso pa para ituro ang ibabang bahagi ng katawan ni Lance. Napatawa naman si Lance sa tinuran ng dalaga at niyakap niya lang ito. Babe, gising na yan. Pero babe, baka naman hindi ka na makalakad niyan. Biro din ito. Ewan ko sa'yo, sabi ng dalaga. Akmang hahalikan siya ng binata nang biglang bumukas ang pinto at sumulpot ang anak ni Ate Gracia. Biglang napaupo si Lianne dahil sa takot na baka makita nito ang ginagawa nila. Tita, tito, mag-almusal na daw tayo, sabi nito. Susunod na kami, Kim, sabi ni Lance
at tumayo na rin. Tiniklop nito ang mga kumot at napangiti ito nang makita ang bahid ng dugo sa higaan at tinuro ito kay Lianne. "Babe, tingnan mo, natagusan ka." Nakangising sabi nito. Biglang namutla si Lianne. "Hala babe, paano yan? Makikita nila Ate Gracia yan." Sabi ni Lianne na tinutukoy ang dugo sa higaan. "Okay lang naman babe, sabihin na lang natin na may menstruation ka." Sabi nito sabay kindat. "Aba, expert ka ata." Biglang saad niya. "Babe, lahat ng kapatid ko babae, malamang naman." Sagot nito at hinila na rin siya patayo at niyakap-yakap. "Tara na," sabi nito at hinila na siya palabas. Sabay-sabay silang kumain ng almusal. Medyo nagkakwentuhan pa sila ng pamilya. Todo ang pasasalamat ng dalawa sa mag-asawa dahil pinatuloy sila nito. Bago pa sila umalis ay nag-abot ng 5,000 silan sa mga ito. Pero ayaw pa nilang tanggapin ang pera. Ngunit mapilit si Lance kaya naman, tinanggap na nila ito. "Nako, nakakahiya naman. Hindi naman namin kailangan ng kabayaran sa aming pagtulong sa inyo, Lance." Sabi ni Ate Gracia. "Okay lang ho, ate. Isipin nyo na lang ho na nagrenta kami sa aming pagtuloy. Tsaka Ate Gracia, napakasarap ho ng hinanda niyong pagkain para sa amin." Saad ni Lance na malawak ang ngiti. "Nako, para kayong hulog ng langit. Kahapon lamang ay namumroblema kami saan kami kukuha ng pera na gagamitin sa pagpa-check up sa pinagbubuntis ng aking agum." Naluluhang sabi ni Kuya Bong. "Nako, kita mo na ate, kailangan niyo talaga yan." "Maraming salamat ho. Hindi ho namin kayo makakalimutan, ate at kuya," sabi naman ni Lianne at nagpasalamatan lang ang mga ito. Paano nga naman kaya makakalimutan ng dalaga ang mga ito kung gayong dito naganap ang unang malalagim na gabi sa kanilang dalawa ni Lance. Hindi rin nagtagal ay nagbiyahe na sila pauwi. Humupa na ang ulan pero madulas pa rin ang daan. Kaya naman, hinay-hinay ang pagpapatakbo ng binata. Hindi mabitaw-bitawan nito ang kamay niya habang nagde-drive. "Lance, ubos na ang amoy ng kamay ko. Kanina mo pa yan inaamoy-amoy," sabi ni Lianne at bahagyang hinihikit ang kamay niya pero hindi niya ito binibitawan. Bigla itong sumimangot na parang bata. "Ano ba? Babe, tawagin mo naman akong babe," nakangusong sabi nito. "Ano ba? Para kang timang. Ang laki ng katawan mo pero para kang bata," tumatawang sabi ni Lianne. Sumimangot ulit ito. "Tawagin mo na kasi akong babe," nagmamaktol pang sabi nito. "Hindi muna, paano pag nasanay ako? Tapos matawag kita sa harap nila mama at papa na babe, di nayari ako. Kaya iwasan mo muna kasi babe," sabi niya. Bigla naman ito ngumiti at hinalik-halikan ang kanyang kamay. Sa buong biyahe ay para silang nilalanggam sa kaswitan. At nang malapit na sila sa bahay, ay biglang naging formal ang kanilang galawan. Nagpark na sila sa loob ng parking at bago buksan ang pintuan, ay hinikit pa siya ni Lance at dinampian ng mabilis na halik sa labi. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, ay nagulat si Lianne dahil nasa gilid ng sasakyan ang ate niyang si Lorraine. Namutla na si Lianne dahil baka nakita nito ang halik sa kanya ni Lance. "Oh ate, kanina ka pa ba dyan?" tanong niya dito. "Hindi, ngayon lang. Bakit? Para kang nakakita ng multo," sabi nito na parang wala lang dahil wala naman talaga itong nakita. "Natakot lang ako ate, mabilis kasi ang pagpark ni Lance, baka kakukunti ka na masagasaan," palusot niya. Ngumiti lang ito. Nakahinga naman ang maluwag si Lianne. "Lance, pakitulungan mo naman si Lianne pag-akyat ng gamit niya sa kwarto niya," pakiusap ni Lorraine kay Lance at sumunod naman ito. Kinuha na ang bag ng dalaga at umakyat na sila kasunod si Lianne. Nang pumasok sa loob ng kwarto ni Lianne, ay pinaikot lang ni Lance ang mata sa loob ng kwarto nito. "Ang ayos naman ng kwarto mo, babe," sabi nito. "Mahilig ako mag-arrange, babe," sagot niya lang na nakangiti. Nilapitan siya nito. Hinapit at hinalikan na naman sa labi. Mapusok iyon at medyo matagal.
Maya-maya pa ay tinulak ng bahagyan ni Lianne ang lalaki. "Ano ba Lance, baka may pumasok?" Saad ni Lianne nang biglang may nalaglag na bagay sa may pinto ng CR nila. At paglingo nila ay naroon ang nakababatang kapatid ni Lianne at nakatayo. Gulat na gulat ito at nakabuka ang mata na parang nakakita ng multo. Ikaw ba naman makakita ng ganong eksena? Sisigaw sana ito, kaya naman agad na tinakbo ni Lianne ang pagitan nila at tinakpan ang bibig nito. Ano kaya ang gagawin nila para makapagpalusot dito? Magsusumbong kaya ang kapatid sa magulang? Nalaglag ang hawak na ballpen ni Levi nang makita mismo sa kanyang harapan ang ating si Lianne at ang bodyguard nito na si Lance na naglalampungan. At sisigaw pa sana siya nang tumakbo palapit sa kanya ang kanyang ate at tinakpan ang kanyang bibig. Bigla niyang winalis ang kamay nito na nakatakip sa kanyang bibig. "Ano ba ate, madumi ang kamay mo?" sabi ni Levi. Inalis naman ni Lianne ang kamay niya sa bibig nito at umayos ng pagkakatayo. "Huwag mo sasabihin kay inay at itay ang nakita mo ha. Pag sinabi mo, sasabihin ko sa kanya na nagka-boyfriend ka na. Bala niya dito. Bigyan mo muna ako ng magandang dahilan para hindi ko kayo isumbong ni Kuya Lance." Nakahawak pa sa sintidong sabi nito. "Una, pag sinumbong mo ako, isusumbong din kita. Pangalawa, magkakagulo tayo dito." Seryosong sabi niya. "Sasabihin din namin nililigawan ko pa ang ate mo." Sabat ni Lance. "We, may nagliligawan na pala na naglaplapan?" Nakangising pasaring ni Levi sa mga ito. Napangiti naman si Lance. "Tara sa mall, lilibre kita," sabi ni Lance dito. Pinanggulatan naman siya ni Lianne. "Wait, pag-iisipan ko muna kung magpapauto ako," nakahalumbabang sabi ni Levi. "Sige, tara kuya," dugtong nito at lumapit na kay Lance. Humawak sa braso at hinila palabas ang lalaki. Kumindat naman si Lance kay Lianne, tanda ng tagumpay. Lumipas ang mga araw na palaging magkasama ang dalawa. Hinahatid niya ang dalaga sa school at sinusundo pag-uwian na. Naging normal lang din iyon sa pamilya ni Lianne dahil wala naman masyadong ginagawa ito. At naging mas maingat na sila sa kanilang relasyon. Sinagot na rin niya ito. Isang hapon ay maagang nag-out ang klase ni Lianne dahil may magaganap na meeting. Nagmamadali siyang lumabas para umuwi at dahil nga umaga ang labasan ay wala pa ang kanyang sundo na si Lance. Dumiretso na lang siya sa library para hintayin ang pagdating ni Lance. Taimtim siyang nagbabasa sa library nang lumapit sa kanya si Alex, ang kanyang ex. Umupo ito sa harapan niya. "Hello V, how are you?" pangungumusta nito. Medyo naalibadbaran si Lianne dito. "Will you stop calling me that? We're done, Alex." Hindi tumitinging saad niya. "I just miss you, calling you that and to be with you," nakalabing sabi nito. "Dahil babali-balitang niloko ka ni Jessa ay guguluhin mo na naman ako?" sabi niya. Bali-balita kasi sa batch nila na nahuli ng lalaki ang bagong kasintahang nakikipag-makeout sa garahe ng paaralan. At ang masaklapan nito ay kaibigan ni Alex ang kalaplapan nito. At parang inuulit sa lalaki ang mga ginawa nito sa kanya. Bigla itong napatulala sa sinabi niya. "O diba, deserve mo naman yan. Diba yan na yan din ang ginawa mo sa akin? Ang bilis ng karma sa'yo." Nakangisi niya pang sabi. "V, I will make everything to fix this. I will change and do everything to make you happy again." Pagsusumamo nito. "Fix this, Alex? Seriously? Are you insane? I'm not that person. I changed. Hindi na ako yung ginagago mo lang. At hinding-hindi na mangyayari yun. Wala na yung tiwala na binigay ko sa'yo 5 years ago. At hinding-hindi mo na rin yun ulit mababalik." Madiing sabi niya dito. Medyo lumalakas na ang boses niya, kaya narinig niya na ang sit-sit ng librarian. Nagsimula na siyang mag-ayos ng mga gamit at tumayo para lumabas. Pero sumusunod pa rin ito sa kanya hanggang sa nakarating sila palabas na ng parking. "Come on V, can I prove to you that I deserve second chance?" sabi nito, sabay hawak sa braso niya. "Don't touch me,
sigaw niya. I will never give you a chance to break me again, tura niya at pinagpag ang kamay na nakahawak sa braso niya. Pero muli siyang hinawakan nito sa dalawang kamay at pinilit yakapin. Nagkakawag siya para makawala sa yakap nito. Ano ba, Alex? Stop! Sabi niya dito. Pero malakas ang bisig nito. I hate you. Tigilan mo na, nakakahiya na oh. Bulong niya dito habang tinutulak pa rin ito palayo. Nang may biglang malakas na puwersang naghiwalay sa kanilang dalawa. Mabilis ang pangyayari at agad ay nasa likod na siya ng matipunong lalaki. If the girl say stop, stop bro. Matigas na sabi nito. At sino ka ba para makialam sa aming dalawa? Matapang na sagot ni Alex. Boyfriend niya ako. Bakit bro? Madiin na sabi ni Lance. Really? Are you okay bro? Baka nahihibang ka. Nakangising sabi ni Alex. Walang ano-ano'y kinabig siya ni Lance at kinintila ng mabilis na halik sa labi. Babe, not here. Nakakahiya. Sabi ni Lianne dito. Ngumiti lang si Lance at nang lumingon sila kay Alex ay puno ng pagsisisi at sakit ang mata nito. O bata, okay na ba yun na patunay na girlfriend ko ang hinaharas mo? Saad ni Lance dito. Iba na pala taste mo ngayon, Lianne. Mas gusto mo na pala yung medyo may edad. Sabi nito na kinakausap si Lianne. Ang importante, hindi nagluloko at lalong hindi isip batang kagaya mo. Matapang na sagot ni Lianne dito. I'm out of here. You will regret this, Lianne. I swear. Parang batang sabi nito at nagmadali nang umalis. Ginaya naman ito ni Lianne with mocking face na ikinatawa ni Lance. Baliw ka talaga, babe. Sabi nito. Mas baliw yun. Sagot niya dito. Naglalakad na sila papalabas sa parking nang may makasalubong silang kumpulan ng mga babae na nakatingin kay Lance na wari mo'y matutunaw na sa lagkit ng mga titig ng mga ito. Maya-maya pa ay hindi na nakatiis at may lumapit na. Kilala ito ni Lianne dahil isa itong muse na pambato ng departamento nila. Lianne, kuya mo ba yan? Pakilala mo naman kami. Matamis ang ngiting sabi nito. At dahil naisip ni Lance na pagselosin ang dalaga, ay inabot niya ang kamay niya sa batang kamag-aral nito. I'm Lance. Nice to meet you. Are you a transferred student? Tanong nito. Si Lianne naman ay nakatayo sa tabi ni Lance na napakasama na ng tingin sa lalaki. No, I'm just here to pick her. Saad nito na ang tinutukoy ay si Lianne. How sweet of you naman. You know, she's not a kid and can go home alone. Sabi nito na hindi naman nagustuhan ni Lance. No, I pick her because we plan to have a date. I'm her boyfriend, by the way. Basag niya sa malditang ugali nito. Bigla naman itong sumimangot. Ngumiti ng pagkatamis-tamis naman si Lianne na wari mo'y nagwagi sa pageant. Nilakmit nito ang braso ni Lance at niyakap. Okay. Sorry, Lianne. I thought he's your brother or cousin. Sabi nito at umalis na. Shh, may pa-shake hands pa. Sabi ni Lianne at kumuha ng sanitizer sa bag at pinahid-pahidan ang kamay ng lalaki. Tuwang-tuwa naman ang lalaki sa naging reaksyon nito. Napaka-territorial mo naman, babe. Puna ni Lance sa babae. Mahirap na, baka maagaw ka pa. Nakangusong sabi nito. Hindi na maagaw pa, babe. Saad ni Lance at sumakay na sila para umuwi. Babe, maaga pa naman. Gusto mo kumain sa labas? Aya ni Lance sa dalaga. Sige babe. Punta tayo sa mall, mag-movie tayo. Excited na sabi ni Lianne. Ngumiti lang si Lance at dinrive na ang sasakyan papunta ng mall. Magkahawak kamay silang umikot sa mall. Hindi na sila nanood ng sine dahil puro pambata ang palabas. Naisipan nilang magpunta sa food court para mag-try ng mga pagkain doon. Nang mapagod ay nagdesisyon na rin pauwi. Habang papalabas sila ng mall ay nakasalubong nila ang ate niya at ang asawa nitong si Hakim. At dahil madaming tao, ay hindi na rin napansin ng mga ito na magkahawak sila ng kamay dahil agad-agad binitawan ni Lance ang kamay ni Lianne nang matanaw niya ang kanyang among si Lorraine. Medyo nagulat pa nga si Lianne at akmang hahawakan ulit nito ang binata. Lorraine,
madiing tawag ni Lance sa amo. "Oh Lance, nandito pala kayo," sabi ni Lorraine. Lianne asked me to stop by to buy few things, paliwanag niya sa salitang English, para maintindihan na rin ni Hakim ang kanyang sinasabi. Habang parang tanga naman si Lianne, napatango-tango. Dahil sa kaba, ay hindi na siya makahagilap ng sasabihin. Ngumiti-ngiti lang si Hakim sa dalawa, lingid sa kanilang kaalaman na nakita ni Hakim ang mga ito na magka-holding hands. Kaya naman, para itong kinikilig. "Sabay-sabay na tayong umuwi, titingin lang ako ng iba pang gamit para kay baby," sabi ni Lorraine, sabay turo sa malaking tiyan. Naglakad na ang mga ito na magka-holding hands at nakasunod lang ang dalawang si Lance at Lianne na wari mo'y mga robot. Nang makarating sila sa baby's corner, ay abala na ang dalawang mag-asawa sa pamimili ng gamit. Kaya naman, parang nagkaroon sila ng pagkakataong magharutan at mag-usap. "Babe, gawa na rin tayo," biro ni Lance at bigla naman siyang nahampas ni Lianne. "Baliw ka, babe," sabi ng dalaga. "Babe, ilan gusto mong anak, babae o lalaki?" pabulong na tanong niya. "Babae syempre," mabilis na sagot ni Lianne. "Babe, lalaki muna para may magbabantay sa prinsesa natin," saad nito na nakapagpangiti kay Lianne. "Sige na nga, babe," sabi niya nang biglang sumulpot si Lorraine sa likod nila. "Sinong babe?" tanong ni Lorraine. "Ito oh, binabasa ko lang," sabay turo sa word na baby na nakasulat sa mga lampin sa harap nila. "Anong babe? Baby yan," koreksyon ni Lorraine. "Hala, oo nga no," kumakamot sa ulong sabi ni Lianne. Tumalikod at lumayo si Lance para tawanan ang girlfriend. "Kahit talaga, hindi marunong magpalusot," bulong ni Lance. Gigil na kinurot niya ang lalaki sa tagiliran nang makalapit siya dito. Nang matapos mamili ang ate, ay umuwi na rin sila. Magkasunod ang kanilang sinasakyan nang may maalala si Lianne. "Babe, kailan na nga nung nandun tayo kila Ate Gracia?" biglang tanong niya sa lalaki. Kanina pa siya binabagabag ng isiping ito nang mapag-usapan nila ang patungkol sa pagkakaroon ng anak. "Magdadalawang buwan na, babe, di ko na matandaan ang saktong date." "Bakit, babe?" seryosong sagot ni Lance habang nilalaro ang kanyang kamay. Bigla siyang kinabahan at namutla. "Babe, I think I'm late. Hindi pa ako nagkaka-menstruation simula noon. Hindi kaya buntis ako?" sabi niya dito. Nawala talaga sa isip niya ang bagay na yun at kanina niya lang naisip. Lumipas ang 3 minuto ay hindi pa sumasagot si Lance at nakakabingi ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Bigla nang nagunahan ang luha sa mga mata ni Lianne nang biglang pumreno. Malakas na tunog ng preno ang nangibabaw na tunog sa paligid. Ano kaya ang nangyari sa dalawa? Matatanggap kaya ni Lance kung buntis ang dalaga? Ano ang magiging reaksyon niya? Biglang tinapakan ni Lance ang preno at humarap sa dalaga. "Gago talaga, kuntik na ako sumubasob," pasigaw na sabi ni Lianne at humarap sa lalaki. Pagtingin niya, ay kitang-kita niya ang malawak na ngiti nito. "I'm sorry, pero really maybe you're pregnant, babe?" sabi nito at inabot siya at niyakap. "Ano ba? Are you insane? Paano pag totoo nga? Paano natin sasabihin sa kanila?" nagpapanik na sabi ni Lianne. "I'm so happy, babe. No, don't be scared. I will be the one who tell them. That thing inside you is precious," sabi nito, sabay turo sa tiyan niya. Nakampante siya nang makita ang sincere na ngiti nito. At masaya siya na excited ito para sa pagkakaroon ng anak. "Ano na lang ang sasabihin ni itay at inay? Baka ipagtabuyan ako. Sasampalin o di kaya ay bugbugin?" nakahawak sa mukhang sabi niya. "Huwag mo na alalahanin yun. Ako ang sasalo niyan lahat kahit habulin pa ako ng papa mo ng itak. Ang isipin mo, may baby na tayo at magiging tatay na ako," sabi pa nito at hinawakan ang kanyang tiyan. "Ano ba, hindi pa naman sure, wag mo muna pangunahan," sabi niya dito. "Sige babe, bibilhan kita ng pregnancy test mamaya, then let's check it later at night, okay?"
sabi nito at umuwi na. Kinagabihan ay maagang pumasok sa kwarto si Lianne para magpahinga at maghintay sa pagdating ni Lance. Medyo naiidlip na siya nang may tumapik sa kanyang balikat. "Babe, dito na ako," sabi nito at agad naman siyang napabangon. "Babe, wala ba nakakita sa'yo?" tanong niya na naninigurado na walang nakakita sa binata sa pagpasok sa kanyang kwarto. "Don't worry, babe, tulog na sila," sabi nito at inabot ang maliit na supot na may lamang pregnancy test kit. Agad naman iyong tinanggap ni Lianne at nagtungo sa loob ng CR para gawin nga ang test. Nanginginig pa siya sa kaba habang naghihintay sa resulta nito. Unang test ay negative. Nakahinga siya ng maluwag. Inulit iyon para makasigurado. At ang resulta ay negative ulit. Paglabas niya sa CR dala ang test, ay nakaupo ang binata sa kanyang kama habang naghihintay. "Babe, I'm just irregular," aniya. At lumapit para ipakita ang resulta ng dalawang kit. Bigla naman itong sumimangot. "Don't be sad. Maybe this is not a right time for us to have a baby," sabi niya dito at niyakap. "Yeah, babe, kailangan muna nating gawing legal ang ating relasyon para magkaroon tayo ng blessing." Nalulungkot man, ay okay lang din iyon kay Lance. Ayaw naman din niyang madaliin ang dalaga. Nagkwentuhan pa sila nang biglang may kumatok sa pintuan. Biglang napatayo ang dalawa at di malaman ang gagawin at paano itatago ang binata. Sa huli ay pinapasok niya ito sa ilalim ng kama niya. Halos lumagpas ang paa nito sa sobrang tangkad, pero nagawa naman niyang bumaluktot sa ilalim. Nang ma-check ni Lianne ang kinalalagyan ng lalaki, ay nagtungo na siya sa pinto para pagbuksan ito. "Inay," nakangiti niyang bate pagbukas ng pinto. "Gabi na ho ah, bakit ho?" tanong niya pa dito at pumasok ito sa loob ng kwarto at umupo sa paanan ng kama. Parang bigla namang napaigtad si Lance nang maramdaman ang bigat ng inay ni Lianne, pero ganun pa man ay tiniis niya iyon. "Hindi ako makatulog, anak," malungkot na sabi nito. "Bakit ho inay? May bumabagabag po ba sa'yo?" tanong niya at hinila ang upuan sa study table niya at umupo. Kitang-kita niya ang mukha ni Lance na nahihirapan at gusto niyang tumawa pero pinipigilan niya. "Nalulungkot ako, anak. Ilang buwan na lang ay lilipat na ang ate mo at si Hakim. Magiging boring na ang bahay natin," sabi nito. Lilipat na kasi ang ate niya at kuya Hakim niya dahil tapos na ang bahay ng mga ito. Nakadikit lang halos ng bahay nila. Pagitan lang ay ang malawak na garden at malaking pader at gate. "Inay, kahit araw-araw mong silipin si ate ay masisilip mo. Para namang ang layo ng lilipatan nila." Napapaikot ang eyeball na sabi nito. "Iba pa rin pag nandito sila na napaghahanda ko sila ng pagkain at nakakausap araw-araw." Nag-e-emote pa rin na sabi nito. Tahimik lang siya habang pinapakinggan ito. "Kaya ikaw, huwag ka muna mag-aasawa ha. Huwag ka magmadali, bata ka pa naman," biglang sabi nito. Napaubo naman siya sa sinabi nito. "Oo naman inay, hindi muna," sagot niya na nakapilipit ang dalawang daliri. "Nga pala, nasaan kaya si Lance? Napansin mo ba, anak?" tanong nito. Napaubo na naman siya habang nakatingin sa ilalim ng kama. "Naku inay, hindi po. Hindi ko nakita. Bakit po?" May papilig-pilig pa sa ulong sagot niya. "Chismis kasi ng mga chismosa nating kapitbahay na binili daw ni Lance ang bakanting lupa dyan sa kabilang bahagi ng bahay natin. Yun bang lupa nila Lenlen?" Kwento nito. "Ha? Talaga ho? Hindi ko pa ho alam, pero tanungin ko ho siya," sabi pa niya. "Tingnan mo nga naman yung batang iyon. Bukod sa magandang lalaki, ay may plano sa buhay. Ganun dapat ang ginojowa mo, anak. Hindi gaya nung sino ba yung dinala mo dito nung birthday ng itay dati? Si Alex, mukhang mama's boy. Ay siya, matutulog na ako." Mahabang litanya nito at tumayo na.
Pero pagtayo nito, ay bigla din itong yumuko at may pinulot sa ilalim ng kama. Napakaburara mo talaga, tingnan mo itong bra mo, nakakalat sa sahig, sabay taas ng bra sa harapan niya. Agad naman itong kinuha at tinago sa likod niya. Ano ba inay, sige na nga matutulog na ho ako, sabi niya dito at tinulak na ito palabas. Maglinis ka naman, paano ka magugustuhan ng kagaya ni Lance? Pahabol na sabi nito nang makalabas. Sinara na niya ang pinto at tumakbo sa loob ng walk-in closet at nilagay ang lace na bra. Pagbalik niya sa loob ng kwarto ay nakatayo na si Lance at nagpapagpag. Aba babe, one point na ako, pasa na ako sa taste ni inay, pabirong sabi nito sabay hawak sa baba na wari nagpapugi points. Bumili ka daw ng lupa? Seryosong sabi niya. Oo, nakita ko kasi na naka-for sale na eh. Diyan tayo magbabahay pagkasal na tayo, babe, para malapit ka sa inay at itay mo. Baliwalang sabi nito. Napangiti naman siya sa sinabi nito. Kau talaga, hindi pa nga tayo nag-a-anniversary, kasal na agad ang nasa isip mo, sabi niya. Niyakap siya nito at hinalikan sa leeg. Dito na ako matutulog, babe, bulong nito. Ha? Baka mahuli ka nila dito. Saad niya at pumunta sa pintuan at nag-double lock. Nang sa ganon ay walang makapasok kahit gamitan pa iyon ng susi. Nang makahiga na sila sa kama ay bumulong si Lance. Babe, baka naman pwedeng makaskor ako sa'yo ngayon, nakangiting sabi ni Lance. Babe naman, baka marinig tayo. Lamu namang dikit-dikit lang ang kwarto namin dito, sagot niya at di na siya pinilit pa. At natulog silang magkayakap. Kinabukasan ay sinimula nilang masaya ang araw. Sabay-sabay silang kumain ng umagahan at habang nasa hapag ay nagkakakwentuhan. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Lance at lumabas ito para kausapin ang nasa kabilang linya. Walang iba kundi ang kanyang ate. Hello ate, kumusta? Kumusta kayo at ang mami? Agad na tanong niya dito. Lance, kailangan mo munang umuwi sa madaling panahon. Sinugod namin sa ospital ang mami at kasalukuyang nasa ICU. Inatake siya sa puso. Paos na sabi nito at wari mo'y kagagaling sa iyak. Sige ate, uuwi ako ngayon, sabi niya dito at pinatay ang linya. Agad siyang pumunta doon sa hapag at nagpaalam. I think I should go home, Hakim, panimula niya dito. Hakim lang ang tawag niya dito dahil ito ang request nito sa kanya. What happened, dude? Tanong nito. My mom is sick and needs me. She had a heart attack, nang lulumo niyang sabi. Napatingin ang lahat sa lalaki. Pati si Lianne ay parang kinukuyumos ang puso sa balita nito. Umuwi ka na, ano pa hinihintay mo? Huwag mo kami alalahanin dito, okay lang kami, sabi ni Lorraine dito. Kaya naman, dumiretso na si Lianne sa taas para maghanda ng gamit. Hindi malaman ni Lianne paano siya tatayo sa pagkakaupo para makatakas at mapuntahan si Lance at makapagpaalam dito at makomfort man lang. Binilisan niya ang pagkain, pero hindi pa siya natatapos ay nasa harapan na nila si Lance, dala ang backpack nito at nagpaalam na. Uuna na ho muna ako inay itay, paalam nito sa mga magulang niya. Sige iho, mag-iingat ka, sabi ng kanyang inay. Nakatingin lang siya dito na wari mo'y nagpapahiwatig na wait, hintayin mo ako. Pero hindi siya napansin ito at di man lang siya tiningnan nito. Lumabas na ito sa kusina at nagtungo sa sasakyan para umalis na. Agad na tumayo si Lianne at sumunod sa lalaki sa garahe. Sa pagkakataong iyon ay wala na siyang pakialam kung mahuli ng pamilya ang kanilang relasyon. Ang gusto niya lang ay makausap muna ang lalaki bago ito umalis. Pero mabilis ang galaw ng lalaki, kaya naman pagdating niya sa garahe ay tanging puwet ng sasakyang hangus ang kanyang naabutan. Naiwang nakatulala si Lianne. Makakaya kaya ni Lianne ang LDR setup or magiging dahilan ito para mag-alangan siya sa pagmamahal ng lalaki sa kanya? Nakaramdam ng matinding tampo ang dalaga dahil sa ginawang iyon ni Lance.
Iniwan siya ng wala man lang paalam, pero inintindi nito ang binata dahil emergency nga naman. Maghapong matamlay si Lianne dahil wala ring pasok ay natenga lang siya sa loob ng kanyang kwarto. Puro Facebook at panunood ng mga vlog ang ginawa niya habang naghihintay ng text or tawag ng kasintahan. "Babe, okay na ba si tita? Call me, take care always." Paulit-ulit na basa niya sa text niya sa lalaki na kanina pang umaga hanggang magdidilim na ay hindi pa rin ito nagre-reply sa text na iyon. At sobra na siyang nag-aalala. Sinubukan niya rin itong tawagan pero puro lang ring at hindi naman ito sumasagot. Lumipas na ang 3 araw pero wala pa rin siyang balita sa lalaki. Maski ang kanyang mga kabahay ay wala ding balita. Kaya naman, nagdesisyon si Lianne na bisitahin ito sa Laguna para na rin makumusta niya ang mama nito. Naghanda siya ng mga damit, nilagay sa loob ng bag at nagpaalam na sa kanyang mga magulang. Luluwas lamang sa Maynila ang kanyang paalam at nagkunwaring pinatawag sila sa Philippine General Hospital para mag-seminar. Nag-commute lang siya papuntang Laguna. Excited siya kaya hindi siya nakatulog sa biyahe. Nang makarating siya sa Laguna ay dumiretso siya sa bahay ng mga Del Pilar dahil di naman niya alam kung saang ospital nakakonfine ang mama ni Lance. Nang makita siya ng guard ay agad naman siyang pinagbuksan ng mga ito at pinapasok sa loob ng mansyon. Sinalubong siya ng mga kapatid ni Lance at beneso-beso. "Lianne, how are you? Long time no see," tanong ng ate ni Lance. "Okay naman ate, medyo busy sa school. Next month na kasi graduation. Musta naman si tita?" Sagot niya dito at nagpalinga-linga na nagbabaka sakali na makita si Lance. "Ganun ba? Mabuti naman. Kalalabas niya lang sa ospital kahapon. Okay na siya, hindi naman severe yung atake niya. Bed rest lang. Halika, puntahan natin." Sabi nito at giniya siya pasampa sa second floor kung saan naroroon ang kwarto ng mama ni Lance. Nang makita siya ng mama ni Lance ay ngumiti ito. "Iha, I know you will never forget to visit me," simula nito. Lumapit siya dito at nagmano. Pagkakuan ay hinalikan ito sa pisngi. "Kumusta po ang pakiramdam niyo, tita?" Pangungumusta nito. "Naku, okay na ako, iha. Malakas pa sa kalabaw. Sila lang makukulit at ayaw akong pabangunin sa kama na ito. Nagiinit lang ang likod ko dito. Nagdadahilan lang talaga ako para naman umuwi si Lance." Saad nito na may nakakalokong muka. Napangiti naman siya. "Kau talaga, tita. You should have text me whenever you miss Lance para papauwiin namin siya even without a reason." Saad niya dito at hinawakan ang kamay ng ginang. "How sweet of you, iha. Sige, next time. Nga pala, is he picked you?" Nakangiting sabi nito. "No, tita, I came here by myself. I took the bus actually." Nakangiting saad niya. Napatingin sila nang may pumasok sa pintuan, walang iba kundi si Lance. At nakakapit naman sa braso nito si Yuki, na wari mo'y isang linta. Tinaasan niya ito ng kilay para bitawan nito ang braso ng kasintahan. Pero matigas ang mukha nito. Hindi nito binitawan ang binata. "Babe, dito ka pala," sabi ni Lance. Tinanggal sa braso nito ang pagkakahawak ng linta at lumapit sa kanya para halikan siya sa pisngi. "Yeh, binisita ko lang si tita. Uuwi din ako mamaya," sabi niya. Sa katunayan ay balak niyang makitulog pero dahil hindi niya gusto ang kanyang nakita ay uuwi na lang siya. "I thought you will stay. You brought a bag, right?" sabi ng ate niya. "Yeah, I used to brought pangpalit, ate. Every time I go out, just in case something happen," palusot niya. At tumango-tango lang ang ate ni Lance. "Tita, how are you? Ngayon ko lang nalaman ang balita na inatake ka pala. Get well soon po, tita," maarting sabi ni Yuki. "I'm fine, iha," maikling sabi naman ng ginang. "Lance, go bring Lianne to the kitchen and give her some food and let her rest. God, iho, she took bus to go here," sabi ng ina nito. Nginitian niya ang ginang
at nagpatiuna ng lumabas sa kwarto. Sumunod naman ang binata sa kanya. "Babe," tawag nito sa kanya. Nagmamadali kasi ang lakad niya. "Wait," sigaw pa nito pero hindi niya ito pinakinggan. Hangos lang siya ng lakad hanggang sa nakarating na sa likod ng bahay. Nang maabutan siya nito, ay hinikit nito ang kanyang kamay. "Stop being childish, Lianne," madiin at may galit na sabi nito. Nagunahan ang kanyang mga luha sa pagbagsak. Unang beses niyang narinig na tinawag siya nito sa pangalan niya. "Being childish? Umalis ka nang di nagpapaalam. Niha, nihu, wala akong narinig sa'yo. Nisulyap, hindi mo ginawa. Text ako ng text, di ka sumasagot. Kahit mga tawag ko, binabaliwala mo. Tapos madadatnan kita dito na nililingkis ng babaeng yun?" Nagtangis bagang sabi niya dito habang tumutulo ang luha. "Then stop running away and let me explain," sabi nito. Hindi na siya nagsalita. "I left my phone in your house. Babe, I'm sorry, I didn't find a way to contact you. Plano kong umuwi ngayon. Hindi ko naman inakala na dadating ka," paliwanag nito. "O bakit nakahawak sa'yo yun? At bakit magkasama kayo?" tanong niya dito. Wala na ang mga luha niya dahil pinunas na ito ng lalaki. "Galing ako sa rancho, babe. Sinabihan ako ni Aling Linda na dumating ka. Kaya naman, nagmadali akong bumalik dito sa bahay at nakasabay ko siya sa hagdan. Kinapitan niya ako nung papasok na kami ng kwarto," sabi pa nito habang nagkakamot ng ulo. "Selos ka na niyan, babe?" bigla pang tanong nito at ngumiti. "Ulul," sabi niya rito at bahagyang sinikmuraan ang lalaki. Tumawa naman ito at niyakap na siya. "I missed you, babe. I really missed you," bulong nito sa kanya. "I missed you too. I can't even sleep at night and keep thinking of you," nakasimangot na sabi niya rito. "I'm sorry, babe," sabi nito at hinalikan siya sa labi. Pagkakuan ay inakpayan siya nito at dinala sa kusina. Pinagtimpla siya nito ng mango juice. "Kumusta sila sa bahay, babe?" biglang tanong nito. "Okay naman, babe. Sabi ko kila inay at itay, may seminar ako sa PGH. Tumatawang kwento niya dito. "Bad ka, babe," sabi nito. Masaya lang nilang tinapos ang araw. Kinagabihan ay nag-movie marathon sila at natulog ng magkatabi. Kinabukasan ay tinanghali sila ng gising. Pasado alas 10 na nang magkaakbay silang lumabas ng kwarto para kumain ng umagahan. Suot ni Lianne ay pajama at malaking puting t-shirt ni Lance para silang bagong kasal na naghaharutan pababa ng hagdan. Nang biglang may pamilyar na boses na nagsalita sa baba at binanggit ang pangalan niya. "Lianne?" sabi nito. Sa baba ay nakaupo ang ate niya at si Hakim na kumakain ng merienda. Sinadya ng mag-asawang bisitahin ang mama ni Lance at pati na rin ang binata. Nagdala pa nga sila ng mga prutas at bulaklak para sa mama nito. At hindi nila akalaing ito ang matutuklasan nila. Biglang nahintakutan si Lianne nang makita ang kanyang ate. Tinanggal ni Lance ang pagkakaakbay sa kanya at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Nang makababa sila ay tumayo si Lorraine sa harap ni Lianne at sinampal ito. "Anong pumasok sa kokote mo para linlangin kami? Ang akala namin ay nasa seminar ka. Nandito ka lang pala at lumalandi sa lalaking yan?" malakas at madiing sabi ng ate niya. "Ate, magpapaliwanag ako," sabi ni Lianne habang nakahawak sa namumulang pisngi. "Huwag mo siyang sasaktan ulit. Kasalanan ko ito," biglang singit ni Lance. "Huwag kang magsalita, Lance. Hindi ikaw ang kinakausap ko," biglang sigaw ng kanyang ate. Napatungo naman ang kanyang kasintahan. "Pinagkatiwalaan kita, pero isa ka palang ahas na pinapataba ko sa aking bakuran," sigaw ng ate niya sa lalaki. "Ate, ayusin mo ang pagsasalita mo," sigaw niya rin dito para ipaglaban ang binata. "Aba, at sumasagot-sagot ka na. Yan ba ang natutunan mo sa pagpapaaral ko sa'yo?" sigaw nito ulit. "Pero ate, di ba ganito rin naman ang ginawa mo? Sabi mo ay nagtatrabaho ka pero pag-uwi mo ay may dala ka ng lalaki?" Lakas loob niyang sigaw sa kanyang ate.
Mula ngayon ay huwag na huwag ka nang uuwi sa bahay natin. Ako na ang bahalang magsabi kila inay sa kawalang hiya ang ginagawa mo. Sigaw pa ng ate niya at naglakad na palabas ng pintuan at umalis. Naiwan siyang humahagulhol habang nakaluhod. Ano kaya ang mangyayari sa pagmamahalan ng dalawa? Sikat na ang araw nang mamulat si Lance. Rinig pa niya ang tilaok ng manok ni Mang Berting, pero hindi iyon ang nakapagpagising, kung hindi ang hikbi ng katabi niyang si Lianne. Pinagmasdan niya ito, tumutulo ang luha sa pikit na mata nito. Ate, sambit pa nito, sabay ang pagluha. Hindi na niya natiis at ginising na niya ito. Babe, wake up, ano nangyari? May masakit pa sa'yo? Panggigising niya dito. Bigla naman itong namulat at niyakap siya ng mahigpit. Babe, I thought it's real. Napanaginipan kong dumating si ate. Natuklasan niya ang relasyon natin. Nagalit siya at pinalayas ako. Umihikbi pa rin sabi ni Lianne. Pinunasan niya ang luha nito at ginantihan ito ng mahigpit na yakap. Babe, it will never happen. Kilala ko si Lorraine. At hindi niya magagawang palayasin ka. Oo, magagalit siya. Pero hindi marunong magtanim ng galit si Lorraine. So, huwag ka na iyak, babe. Hayaan mo pag nagkaroon ako ng tiyempo, ipapaalam natin sa kanila ang relasyon natin. Sabi ni Lance para aluin ang dalaga habang hinihimas ang likod nito. Tumatango-tango lang si Lianne. Nang mahimasmasan si Lianne ay bumaba na sila para mag-almusal. Magkahawak sila ng kamay na bumaba. Pagpasok pa lang ng kusina ay amoy na ni Lianne ang halimuyak ng adobo at napatakam naman siya. Oh, iha, iho, gising na pala kayo. Tamang-tama, tapos na ako magluto ng paboritong adobo ni Lance, sabi ng ina ng binata. Tita, pwede na ho ba kayo magluto? Baka ho mapagod kayo niyan, sabi ni Lianne, dala ng pag-aalala sa ginang na kagagaling lang sa pagkakaospital. Nako, anak, wag mo ko alalahanin. Talagang nasasabik akong ipagluto itong si Lance, sagot nito. Napangiti naman si Lianne dahil sa salitang anak na tinawag nito sa kanya. Wari ba'y pumapalakpak ang kanyang tenga dahil sa masarap iyon sa kanyang pandinig. Umupo na sila at kumain. Talaga nga namang masarap ang pagkakaluto ng ginang sa adobo, kaya naman hindi naiwasang napadami ang kain niya. Tuwang-tuwa naman ang ginang na nagustuhan niya ang niluto nito. Matapos kumain ay naisipan ni Lance na maligo sa pool at makipagbanding dahil dumating ang mga pinsan nito. Ate, palit ka na, swimming tayo. Biglang sabi ng nakababatang kapatid ni Lance sa kanya. Nagkatinginan sila ni Lance. Babe, wala akong dalang damit pang ligo. Bulong niya dito. Bigla itong napatingin sa kanya at nag-isip. Wait, let us see na. Biglang sabi nito. No, nakakahiya, babe. Sabi niya dito na nag-aalanganin. Pero hindi na niya ito napigilan at nilapitan na nito si Sheena. Si Sheena ay ang sumunod kay Lance at halos magkakasing edad lang sila. Lumapit ang dalawa sa kanya. Lee, you don't have something to wear daw? Let's go, I have a plenty of swimsuit that I haven't worn it yet. Sabi nito at hinila na ang kanyang kamay. Dinala siya nito sa walk-in closet nito at halos mapanganga siya dahil sa mga gamit nito. Nakahilira ang mga Louis Vuitton, Gucci, at kung ano-anong mamahaling bag. At sa isang estante naman ay ang mga alahas nito na nangingintab. Binuksan nito ang isang aparador at tumambad sa kanya ang sandamakmak na mga swimsuit na halos karamihan ay may tag pa. Nag-o-online selling ka? Bigla niyang tanong. Maski siya ay nagulat sa tanong niya. Humalakhak ng malakas si Sheena. Halos nakahawak na ito sa tiyan nang tumigil ito sa pagtawa. Of course not, hindi Lee, just having sugar daddy. Sige na, pili ka na. Biro nito at tumawa ulit. Natahimik siya at namili. Maya-maya ay nagsalita na ito.
I'm a YouTuber. Nagre-review ako ng mga trend items. That's why I have a plenty of luho. Paliwanag nito. Nakapili na siya at pinakita niya iyon kay Sheena. No, definitely no, Lianne. It's so for manang. Maarting sabi nito. At inagaw ang napili niya at binalik sa aparador. Ayos lang naman ang napili niya na isang simpleng one-piece na halter. Pumili ito at inabot sa kanya ang two-piece na kagaya ng kanina ay halter pero isa itong crochet at ikis-ikis sa likod. Maganda naman ito pero masyadong sexy sa paningin niya. Wala na siyang nagawa kundi sinukat na ito. Halos mapanganga si Sheena nang makita siya. Hapit na hapit sa katawan niya ang swimsuit at napaka-sexy niya dito. You can be a model sis, pakak na pakak, puri nito. Nahihiyang sinuot niya ang malaking t-shirt ni Lance na puti para matabunan ang katawan niya at lumakad na sila palabas. Malalagkit ang tingin sa kanya ni Lance nang lumabas siya sa pintuan. Nilapitan pa siya nito. Babe, dapat nag-short ka. Sabi nito, sabay tingin sa mga pinsan nitong lalaki na para bang sinasabing magtabon dahil madaming lalaki. Yaan mo na babe, mahaba naman itong t-shirt mo. Sabi na lang niya. Nagkasayahan na nga ang mga ito sa pagliligo. Pero nasa gilid lang ng pool at nakalawit ang paa sa tubig. Kanina pa siya naiilang sa suot niya. Hindi siya makalusong dahil kinakailangan niya pang hubadin ang suot na t-shirt. Maya-maya pa ay habang busy ang lahat sa paliligo, ay dumating ang taong kinaiinisan niya. Walang iba kundi si Yuki. Para itong sexy dancer na umiindak ang balakang habang papalapit. Nagsigawan ang mga lalaking pinsan ni Lance na wari ba'y sinasabayan ang indak ng puwet at hinaharap nito. Halos luluwa na ang dibdib nito sa suot nitong utong lang ang tinatakpan. Nakasuot ito ng dilaw na swimsuit na halos makita na ang dapat itago. Hindi mapagkakaila na napakaganda at sexy ng hubog ng katawan nito. Kahit naman talaga sino ay mahuhumaling dito. Dinagdagan pa ng malaanghel nitong muka. Nilapitan nito isa-isa ang mga lalaki doon at hinalikan sa pisngi. Nang akmang lalapit na ito kay Lance ay tinawag niya ang kanyang kasintahan. Babe, lika nga muna. Tawag niya dito na lumapit naman agad sa kanya. Lianne, you're here. Biglang sabi ni Yuki. Yeah. Maikling sagot niya. Oh, you're wearing a t-shirt. Are you afraid to show your body to us? Parang naghahamon na sabi nito sa kanya. Napatingin sa kanila lahat. Dahil sa tono ng pagsasalita nito, ay hinihintay ng mga ito kung papaano niya ito sasagutin. Nilalamig lang ako, pero maliligo na rin talaga ako. Sagot niya dito. Tumayo na siya at sinimulang hubadin ang kanyang suot na t-shirt. Natahimik ang lahat nang makita ang napakaputi at balingkinita niyang katawan. Napatingin siya kay Lance at huling-huli niya ang tatlong sunod na lunok na ginawa nito. Nagsigawan ang mga pinsan ni Lance at nagpalakpakan pa. Namula naman ang mukha ni Yuki nang makita ang katawan niya. Nahiya ito sa ginawang hamon. Pero dahil makapal naman ang mukha nito ay hindi na ito pinahalata pa. At bumaba na sa pool. Emphasize ang mga galaw nito na wari mo ba'y may nagvi-video na kailangan lahat ay pulido. At nang makatapak ito sa madulas na bahagi ng pool, ay bigla itong nadulas at napasubasob sa tubig. At nagtawanan naman ang lahat. Sa kabilang dako ay nilubog na nilian ang katawan niya sa pool. Maya-maya, ay lumapit si Lance at bumulong sa kanya. Babe, wag na tayo mag-swimming, tara na sa taas. Bulong nito, gamit ang husky voice nito. Hinawakan pa siya nito sa bewang. Bigla siyang kinilabutan sa ginawa nito, kaya naman nahampas niya ito sa braso. Tigil-tigilan mo nga ako, Lance Cyrus Del Pilar. Seryosong sabi niya dito na kinatawa nito. Hindi ka naman mabiro, babe. Seryosong sabi nito. You know, I can wait for later.
dagdag nito sabay kindat. Hindi rin nagtagal sa pagbababad si Lianne dahil lumalalim na ang gabi at lumalamig na rin. Kaya tumigil na siya at nagdesisyong maligo at magpalit sa kwarto ni Lance. Iniwan niya muna ang binata dahil nagkakatuwaan ang mga ito at nag-iinuman. Nagtungo na siya sa kwarto at nakasalubong pa niya si Yuki sa may pintuan. Matalim ang mata nito at inirapan pa siya. Pero hindi na niya ito binigdil dahil baka dala na rin ng kalasingan. Nang matapos siyang maligo ay nagsuot na siya ng pangtulog at humiga sa kama para doon na lang sana hintayin ang binata. Nilibang niya na muna ang sarili at inistock ang channel ng kapatid nila sa YouTube. Nakakailang vlog na rin siya ay hindi pa rin dumadating ang binata. Hanggang nainip na siya at napagdesisyon ng babain ito. Nang buksan niya ang pinto ng kwarto, ay bigla siyang nakaramdam ng kaba. Pero hindi niya iyon pinansin. Dumiretso siya sa may pool area. Naririnig niya ang mga sigawan ng mga kalalakihan. Paglabas niya ay nagkukumpulan ang mga ito. Hinanap niya ang kanyang kasintahan at pagtingin niya sa gitnang bahagi ng kumpulan ay naroon si Lance nakangiti habang hawak ang baso. Nang biglang lumapit dito ang dalagang si Yuki at kinabig ito at hinalikan sa mga labi. Madiin at matagal iyon. Kaya naman, biglang natahimik ang paligid. Ano ang magiging reaksyon ni Lianne? Magiging gusot ba ito sa kanilang relasyon? Biglang nag-init ang dugo ni Lianne nang makita niyang hinalikan ni Yuki ang kanyang kasintahan. Nang maramdaman naman ni Lance ang halik ni Yuki, ay napaigtad siya at di agad nakahulma. Ngunit nanatiling nakamulat ang kanyang mga mata. At kitang-kita niya ang girlfriend at ang nakakamatay nitong tingin. Parang umuusok ang mga ilong nito at humahangos na palapit. Ramdam na ramdam niya na nag-iinit ang sulok ng kanyang mga mata. Pero hindi naman siya naiiyak. Hindi na niya kayang pigilan pa ito. Dahil punong-puno na siya sa hitad na babae, ay mabilis siyang lumapit sa dalawa at bigla nitong hinikit ang mahabang buhok nito. Napaigtad naman sa sakit ang dalagang si Yuki, pero hindi na niya iyon alintana. Ang importante sa kanya ay masaktan niya ito. Punong-puno na ako sa iyong malandika. Stop leeching my boyfriend. Sigaw niya dito. Pagkahikit niya dito ay napahiga ito sa Bermuda grass at doon niya ito kinabayuhan at sinampal-sampal. Pero matapang ito at lumalaban sa kanya. You bastard, I know him first. Sambit ka lang. Sigaw din nito sa kanya at gumanti ng sampal. Nagpaikot-ikot sila sa damuhan. Ang lalaking si Lance naman ay nakatayo, nanonood at di malaman ano ang gagawin. Why slut? Niligawan ka ba? Huwag mo ipagdildilan ang sarili mo kasi hindi ka naman ginusto. Oo, ikaw ang unang nakilala niya pero ako ang mahal niya. Sigaw niya din dito. Sinapak niya ito ng pagkalakas-lakas at binigay niya talaga ang buong lakas niya sa sampal na iyon. Kaya naman, nagdugo na ang labi nito. Gaganti pa sana ito nang inawat na sila ni Lance at hinawakan ang kamay ni Yuki. Don't you dare, Yuki. Sumusobra ka na. May hinahon pero madiing bigkas ni Lance. Itinayo siya ng binata at pinagpagan ng mga duming dumikit sa kanyang katawan. Don't stop me, Lance Cyrus. I will give her what she deserves. That dirty slut. Sabi pa niya na ayaw magpaawat at gusto pang sumapak ulit sa hitad. Walang naglakas loob na lumapit kay Yuki. Tumayo ito mag-isa at humihikbing nagmarcha palabas ng mansyon. Naglapitan ang mga pinsan ni Lance sa kanya at tinanong kung okay lang siya. Tumawa-tawa pa ang mga ito dahil sakto daw nakahanap na ng katapat si Yuki. Halos lahat pala ng pinsang lalaki ni Lance ay nilalandi nito. Matapos ang mga nangyari ay hindi niya iniimikan ang lalaki. Umuna na siya ng akyat sa kwarto at hinasikaso muna ni Lance ang mga pinsan.
mabuti na lamang at natutulog na ang mama ni Lance at ang mga ate nito. Kung hindi, ay talaga namang nakakahiya ang kanyang inasta. Pero hindi na talaga niya kinayang magtimpi pa. Nagpalit siya ng damit dahil may mga dumikit na dumi sa kanya. Matapos ay humiga na siya at tumalikod sa bandang hihigaan ng lalaki. Pinatay na rin niya ang ilaw. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pagpasok ni Lance sa kwarto. Dumiretso ito sa CR para maglinis ng katawan. Mga ilang sandali ang lumipas ay naramdaman niya ang paghiga nito sa kama. Nanatili siyang nagkukunwaring tulog. Niyakap siya nito pero hindi siya gumalaw. "Babe, I know hindi ka patulog. I'm sorry." Bulong nito. "I never wanted that kiss. As you can see, I'm about to push her. But you suddenly pull her hair and act like a wrestler." Paliwanag nito. Napatawa naman siya. Humahagik-hik siya sa sinabi nito. Hinarap niya na ito at ginantihan ng yakap. "I know, you don't have to say sorry. I'm the one who should be apologized. I just can't take her and I want to kill her." Nangigigil pa rin sabi niya. Humahagik-hik naman si Lance sa sinabi nito. "Babe, hindi nga ako makapaniwala. Para ka palang UFC athlete." Tumatawa-tawa pang sabi ng binata. Nagkwentuhan lang sila. At habang nagkukwentuhan sila, ay nararamdaman ni Lianne ang kamay ng binata na naggagala sa loob ng kanyang pangitaas. Nagiinit na ang kanyang pakiramdam sa ginagawa nito. Maya-maya pa, ay hinalikan na siya nito sa labi. Nang bigla niya itong tinulak ng pagkalakas-lakas na halos malaglag ito sa kama. "Babe, bakit?" Nagtatakang tanong nito. "Babe, nag-toothbrush ka na ba?" "Yuck, ayoko nga malasahan bibig ng linta mong kaibigan." Sabi niya na nandidiri pa. Humalakhak lang ito. "Of course, I brush my teeth, babe. Can we kiss now?" Sabi nito, nangumuso-nguso pa na parang tilapia. Hinalikan muna siya nito sa noo, pababa sa ilong, hanggang makarating sa kanyang labi. Banayad ang mga halik nito. Halik na may paggalang. Naghalikan sila na wari mo'y uhaw sa isa't isa. Unti-unting tinatanggal nito ang butones ng pantulog niya. Habang ginagalugad ng halik ang kanyang leeg, pababa sa kanyang dibdib. Nilaro-laro pa nito ang kanyang dalawang bundok gamit ang matulis na dila nito. Pinipigilan naman ni Lianne mapaungol sa ginagawa nito. "Voice it out, babe. Soundproof ang room ko." Biglang sabi nito nang mapansing kinakagat niya ang kanyang labi para mapigilan ang mga ungol sa ginagawa nito sa kanya. Bigla siyang napahinga ng malalim. Dahil sa totoo lang, ay kanina pa siya nahihirapan sa pagpipigil. Pinagpatuloy nito ang ginagawang romansa, hanggang sa nakarating ito sa gitnang bahagi ng kanyang katawan. Una ay nilalaro lang nito ang kanyang tiyan. Maya-maya ay bumaba na ito papunta sa kanyang puson, hanggang makarating na sa kanyang mabangong rosas. Halos mababaliw na si Lianne sa nararamdamang tensyon sa kanyang pagkababae. Nilalaro ng lalaki ang kanyang pananim hanggang pinapasok ang daliri nito sa kanyang halamang rosas. Nang makontento ang binata sa kanyang mga ungol, ay inihanda na nito ang kanyang armas. Hinawak-hawakan pa ito ng dalaga. Pinahiga ang binata at siya mismo ang sumakay dito at nagpasok ng armas nito sa kanyang kaibuturan. Gumiling siya na parang may hinahabol na kung ano sa bilis ng galaw, hanggang sa nabalot ng mga ungol ang tahimik na gabi ng magkasintahan nang marating nila ang kanilang sukdulan. Hindi na nag-abala pang magsuot ng saplot ang dalawa. Dala ng pagod ay natulog silang hubot-hubad. Kinabukasan ay kapwa maagang nagising ang dalawa dahil maaga silang uuwi ng Quezon. Si Lianne ang naghanda ng mga gamit nila habang si Lance naman ay abala sa paghahanda ng sasakyan at pagkakarga ng kung ano-anong palabit ng kanyang ina.
Nagsuot lang si Lianne ng isang puting dress at bumaba na. Dala ang bag na nilalagyan ng mga damit nila. Nagpaalam lang sila sa ginang at umalis na rin. Hindi nakalimutan ang dalawa maghatid ng mga prutas at kung ano-anong pagkain kila Ate Gracia na madadaanan lang naman nila pauwi ng bahay. Pagdating na pagdating nila sa bahay ni Lianne, ay sinalubong si Lance ng mga magulang at ate niya. Gulat na gulat ang mga ito nang bumaba siya ng sasakyan. "Oh, magkasama pala kayo," biglang sabi ng kanyang itay. "Opo, itay, nakita ko siya naglalakad sa kanto kaya sinakay ko na." Paliwanag ni Lance sa mga ito. At kumagat naman ang mga ito agad sa palusot ni Lance. Puro lamang pangungumusta ang mga ito sa mama ni Lance at hindi siya pinapansin ng mga ito, kaya naman umakyat na siya sa kanyang kwarto at nagbihis ng pambahay. Dinala niya ang maduduming damit sa laundry area at pagdating niya doon ay naroon na rin ang bag kung saan nakalagay ang mga maduduming damit ng lalaki. Naroon na rin ang tagapaglaba nila, kaya naman nagtungo na siya sa sala para manood ng TV. At sa inuupuan niyang sofa ay kita niya ang binata sa kusina na nakikipagkwentuhan sa kanyang itay habang nagkakape. Nang biglang pumasok sa pintuan ng kusina si Aling Marga, ang kanilang lavandera. Labit-labit ang isa niyang underwear. Napatingin naman si Lance at ang kanyang itay sa labit nito, pero binaliwala lang iyon at nagpatuloy sa pinag-uusapan. Lumapit ang labandera sa kanya at sa malakas na boses nito ay nagtanong, "Lianne, panty mo ito, diba? Nakita ko sa loob ng bag ni Sir Lance," tanong nito. Bigla siyang napatayo sa sinabi nito. Napapakamot sa noo si Lianne at kinakabahan na siya nang makitang nakatingin sa kanya ang kanyang itay at pati na rin si Lance na warimoy naghihintay sa kanyang isasagot. "Ah, ate, oo, panty ko nga yan. Pinagtapunan ko kasi doon yung mga damit ko. Malapit yung bag ni Lance doon, baka nag-shoot lang," pagpapalusot niya. Nakahinga ng maluwag si Lianne nang makitang binaliwala na ito ng kanyang itay. Napangiti naman si Lance sa kanya. Magsasalita pa sana si Aling Marga nang hinila na niya ito pabalik sa laundry area. Nilakmit niya ang kanyang panty at pinasok sa kanyang bulsa. "Kunti ka na naman dun, hinayupa ka," bulong ni Lianne sa sarili. Itsunek pa niya ang bag ni Lance nang makitang kumukuha ng sabon si Aling Marga. Baka kung ano na naman ang makita nito doon. Nang masigurong wala ng anumang trace sa bag, ay bumalik na siya sa kwarto. Pagpasok niya sa kwarto, ay naroroon si Lance at nakahiga sa kanyang kama. "Babe, musta yung panty mong violet?" Pang-aasar nito sa kanya. "He, kinabahan ako dun, babe," sabi pa niya. "Teka, bakit ka narito? Wala ba nakakita sa'yo?" tanong niya sa lalaki. "Malamang wala, babe. May sa ninja ang jowa mo," sagot nito habang tinatap ang bakanting bahagi ng kama at sinasabing tumabi siya sa binata. Tumabi si Lianne sa lalaki at hindi alintana ng dalaga na hindi nakalak ang kanyang pintuan nang bigla itong bumukas at, "Lianne, is Lance here?" At dumuwang ang mukha ni Hakim sa pintuan. Huli na ang lahat bago pa makatago ang binata ay nakita siya nito. "I knew it," biglang sabi nito. Napatayo naman ang dalawa sa kama at hindi malaman ang gagawin at ano ang sasabihin. Tuluyan ang pumasok sa kwarto si Hakim at nilak ang pinto. Unti-unti nang natutuklasan ng mga kabahay ang relasyon nila Lance at Lianne. May magagawa pa kaya ang mga ito para itago ito? O tuluyan nang ipapaalam sa pamilya ang namamagitan sa kanila?